Pagkatapos ng isang simpleng salo-salo ay napagpasyahan ng kasama ko na umuwi, kaya nagpaalam na ito sa judge na nagkasal sa amin. Lulan ng mamahaling sasakyan ay hindi pa ako makapaniwala na kasal na ako ngayong araw na ito. From this day I'm not a international model, binitawan ko na ang career na matagal ko ng trabaho. I'm not a happy-go-lucky woman na dati ay kahit anong oras I can jamming with my co-models. Nang malaman kong binayaran ang daddy ko ng malaking halaga at kapalit ng perang yun ay ako, nagalit ako rito dahilan para takasan ko ito at pagtagwa ng ilang buwan. After a month na balitaan ko na inatake ito sa puso, I'll have no choice so show myself to him and accept the wedding that their plan. Masakit man ay pumayag na ako, san ka ba naman makakita ng tatay na ipinagpalit ka? Wala naman ako magagawa, he's still my father and I love him so much. Kaya ito kinasal na nga after makalabas ni daddy sa hospital, walang ura-uragang nagpatawag ng judge para lang makasal kami. Nabalik ako sa realidad nang huminto kami sa isang malawak na mansion, napakaganda ng mansion na ito, isa itong two-stories mansion na napipinturahan ng light green. Ang hardin nito na maraming samut-saring bulaklak, ang fountain nito na buhay dahil sa tubig, di ko akalain na titira ako sa ganitong klaseng lugar. Are you done? Tanong ng gwapo kong asawa ko no, stop appreciating the place, you will stay here forever so I think we better go inside, saad nito sa malamig na boses, at nauna na itong bumaba sa sasakyan at pumasok na sa magarang mansion. Agad naman akong bumaba sa sasakyan at sinundan ito, pagkapasok ko sa loob ay talagang namangha ako sa nakita ko, kung maganda sa labas di hamak na mas maganda sa loob. Ang sahig nito na yari sa marmol, at mga mamahaling gamit na talaga namang maganda. Lumaki ako sa marangyang buhay pero hindi ganito karangya. Woman I'm here tawag pansin nito sa akin, kaya naman naputol ang pagkilatis ko sa napakagandang mansion, agad akong lumapit rito at may kasama itong matandang babae na sa tingin ko ay nasa late 60s ang edad. Nakatingin ang ginang sa akin habang nakangiti, Nylinda this girl beside me is my wife, Isabel this old woman is my nanny, call her Nylinda. Umiti ang ginang at tinugon ko rin ito ng isang ngiti. You better change and go rest to our room and don't touch my things understand, malamig na sabi nito, kaya napatango na lang ako. Sinamahan ako ni Nylinda, ineng. Tawag nito sa akin kaya napatingin naman ako. Ikaw na lang ba alang mag-unawa, sa asawa mo, kung may di man siya magandang magawa sa'yo ay taasan, mo ang pasensya mo. Alam mo naman na si Drake minsan ay may katapangan ngunit mabait naman na bata. Lungkot ang mababakas sa mukha ng matanda. At may halong alinlangan. Masaya ako at may makakasama na ang batang yun, at maswerte siya dahil napakaganda mo, sana ay maging maayos ang pagsasama niyo. Ang pag-aasawa ay hindi parang kanin na kapag sinubo mo at napaso ay iluluwa mo, kaya ining sana intindihin mo siya at maintindihan na din, huwag mo siyang bibitawan kahit ano pa man ang mangyari. Nagtaka ako sa ikinilos nito, naging balisa kasi ito, kaya naman ay tinanong ko ito. May problema ho ba Nylinda? Tanong ko rito, napangiti naman ito at umiling parang may gusto itong sabihin ngunit hindi nito masabi, may inabot itong maliit na papel at may naksulat dong numero. Para saan po ito? Tanong ko rito at nagtataka, basta itago mo yan ining alam kong darating ang araw at kakailanganin mo yan, huwag kang mag-alala tutulungan kita. Napataas ang kilay ko sa sinabi nito ngunit bago pa man ako makapagtanong ay binuksan na nito ang magarang pinto at walang sabi-sabing tinulak ako papasok, magbihis ka na at magpahinga ineng, baka paakyat na ang asawa mo. Umiti naman ako, maraming. Salamat po Nylinda, wag po kayong mag-alala, magiging maayos din po ang lahat. Sana nga ineng sana nga o siya kailangan ko nang umalis at maglimpake pa ako, tatanungin ko sana kung bakit ay isinara na nito ang pintuan. Wala akong nagawa kundi tuluyan ang pumasok at inilibot ang paningin sa marangyang kwarto. Napakaganda ng kombinasyon ng kulay blue and brown na motif ng kwarto, ang napakalaking kama na brown and blue din ang kulay, talaga namang napakaganda. Habang abala sa paglilibot sa magarang silid ay nakita ng aking mata ang aking luggage at iba pang gamit, napakagaling talaga ng aking ama. Kaya naman ay lumapit ako rito para maghalungkat ng maisusuot na pantulog. Kumuha ako ng isang oversized shirt at terno ko ng kulay itim na pajama. Bukas na lang ako magliligpit ng gamit dahil nakaramdam na rin ako ng antok, kaya naman dumiretso ako agad sa banyo. Pagpasok ko ay nakita ko ang samut-saring mga gamit, shampoo,
shower gel aftershave at marami pang iba na talaga namang mamahalin. Natuwa akong gamitin ang isa sa mga gamit na sobrang bango at di ko namalayan na matagal pala ako sa banyo. Paglabas ko ng banyo ay nakita ko napakagandang nilalang, topless ito at nakapijama rin ng itim gaya ko, basa rin ang buhok nito habang abala ito sa pagpunas ng towel. What take you so long in the bathroom? Malamig na tanong nito, nagulat ako nang marinig ko ang boses nito na kasing lamig ata ng Iceland. I'm sorry, nag-enjoy kasi akong naligo sa banyo mo kaya tumagal ako. Next time make it faster, ang pinakaayaw ko sa lahat ay yung mabagal kumilos, sagot nito na ikinainit ng mukha ko. Napayuko ako, sa sobrang pagkapahiyang naramdaman ko, maya-maya ay tinawag ako nito. Come here, tawag nito sa akin kaya inangat ko naman ang aking ulo. Nakita ko itong prenteng nakaupo sa kama at sinenyas ang lumapit. Situtos nito kaya naman umupo na rin ako sa tabi nito. Let's talk about us and our rules, saad nito na pinagtaka ko, anong rules ang tinutukoy nito? First, I gave your father a big amount of cash and you know na hindi yun basta simpleng pera lang, diba? Napatango ako sa tanong nito. At alam mo rin yun ay dahil natalo ito sa isang sugal at bilang kapalit ikaw ang pinambayad niya kapalit ng utang at may dagdag pang malaking halaga. Napayuko ako sa sinabi nito, tama siya, ginawa lahat iyon ng aking ama. Don't think too much, wifey, dahilan para mapatingin ako rito. You have no choice, when you said, I do, you're all mine. Gawin mo na lang lahat ng gusto ko, dahil kahit ano pang gawin mo ay di ka na makakatakas pa sa mga kamay ko. Nanigas ako sa mga sinabi nito, habang pinaglandas nito ang daliri sa leeg ko, dahilan para mapalunok ako. Oh, dot and one thing, don't get me mad, baka di mo magustuhan pag nagalit ako. Sabay hawak sa leeg ko, hindi man ito mahigpit pero natatakot talaga ako. I've married you, it's because I want only woman to make me pleasure, one woman to fuck and make me scream in so much pleasure, one woman who do a responsibility as my wife. I don't care if we don't love each other, the important is make me touch the heaven, right now, and I want you now. Bulong nito sa tenga ko na ikinatakot ko, kinakabahan ako, tao ba itong pinakasalan ko sa mga oras na ito? Isa lang ang nasa isip ko, I am married to a heartless husband. And I want you now, pakiramdam ko nagsitayuan lahat ang balahibo ko sa katawan nang ibulong nito ang mga katagang yun, lalo na nang paglandasin nito ang daliri sa braso ko. Why are you afraid? He asked me, natatakot ako sa uri ng titig nito sa akin, tumango ako sa tanong nito bilang tugon, salubong ang perpektong kilay nito. Oh my God, bulong ko at walang sabing nanila kumos ang lips ko, masakit at mapangahas ang bawat halik nito sa akin, kinagat nito ang lips ko dahilan ng pagigik ko sa sakit, masakit ang uri ng halik nito tila gutom na gutom at sabik. Masakit, sabi ko dahil nalalasahan ko na ang dugo sa pagitan ng paghalik nito. Malambot ang lips nito ngunit masakit, ang pamamaraan niya ng halik, mapagparusa ang halik nito, huminto ito sa paghalik sa akin at tinitigan ako sa mata na tila nabitin sa ginagawa. Sabi nito sabay sampal ng mag-asawa sa aking pisngi, na feel kong namanhid ang mukha ko sa ginawa nitong pagsampal, ang pinakaayaw ko sa lahat ay yung binibitin ako. Pagkasabi nito ay nilakumos ulit ako ng halik, mas mapangahas ang mga kamay nitong humihimas sa buo kong katawan. Masakit ang bawat pagpisil nito at natitiyak niyang may iwan nito ng pasakinabukasan. Napaigik siya ng kagatin nito ang balikat niya, tahimik lamang siyang napaluha dahil natatakot siya na baka saktan ulit siya ng asawa. You're beautiful, wife, sabi nito, habang tinitigan ang hubad na niyang katawan dahil bra at undies na lang ang tangi niyang suot, ni hindi man lang nito namalayan na nahubad na pala lahat ng damit nito. Ouch! Daing niya nang pinunit nito ang bra at undies niya at walang sabing na sinipsip at kinagat-kagat ang kaliwang bahagi ng kanyang dibdib, at ang isa naman ay pinipiga ito, masakit at wala siya magawa kundi ang tahimik na lumuha, bakit ganito ang lalaking ito? Kinakagat-kagat nito ang bawat sulok ng katawan niya, pababa sa puso niya at nang makarating ito sa gitnang bahagi ng hita niya ay agad pinagsawa ang mga mata, dahilan para mapaungol siya at banggitin ang pangalan ng asawa, Drake. Daing niya nang simulan nitong kainin at sipsipin ang kanyang basang perlas, oh my God. Sigaw niya nang patigasin at ipasok nito ang dila sa butas niyang basang basa. Umaangat at kumikiwal na siya sa sarap, kung kanina ay naiiyak siya dahil masakit ang ginagawa nito, ngayon naman ay umiiyak siya sa sarap, halos tumirik na ang mga mata nito sa nararamdaman na sarap,
Pakiramdam niya ay may naiipon sa puso niya at anumang oras ay lalabas na iyon, o ay ang sarap niyan, sige pa bilisin mo pa. God, lalabas na. Bumulwak ang kanina pa niyang nararamdaman sa kaibuturan, tumirik ang kanyang mga mata sa sarap ng masagad nito ang rurok ng kaligayahan. Naramdaman niyang pumantay ang asawa nito sa kanya at walang paabi na ipinasok nito ang kahabaan na kanina pa nag-uumigting ouch, napasigaw siya sa sakit nang bigla ang ipinasok nito ang ari nitong matigas, pakiramdam niya parang lumabas ang kaluluwa niya sa sobrang sakit, maski ang asawa nito ay nabigla din. Binayo ako nito ng dahan-dahan kahit masakit ay pinipilit ko, ganito pala kasakit pag first time, napaluha na lang ako, habang ito ay enjoy na enjoy sa pagangkin sa aking katawan. Hindi naglaon na lalasap, halos mabaliw ako sa pinalalasap nitong kaligayahan. Just keep moaning wifey can fuck you hard, sabay sagad nito sa loob ko, ang sarap yan lang ang tanging nasa isip ko sa mga oras na ito. Binilisan pa lalo nito ang paggalaw sa kanyang kuweba habang madiin at gigil na gigil ang pagpisil nito sa katawan niya, hindi na niya maramdaman ang sakit na dulot ng pagpisil nito sa kanyang katawan. Wala na talaga ako sa tamang kaisipan, lasing na ako sa rurok ng kaligayahan na ngayon ko lang naranasan, masarap at talagang mapapasigaw. Maya-maya may nararamdaman na akong may lalabas sa kaibuturan ko, halos maduling na ako sa sarap, at ilang bayo pa nito, sumabog ang tila tubig na kanina pa gustong lumabas, my toes curled in so much pleasure, ang kamanghigaan namin ay gumagalaw sa lakas habang pabilis ng pabilis ang galaw ng balakang nito na since abayan ko. Let's get rest wifey, I know you're tired, sabi nito at niyakap ako mula sa likod, tahimik lang ako habang tumulo ang luha ko, alam kong simula nang pumayag ako na maging asawa nito ay trabaho ko ang mapasaya ito, hanggang sa nakafeel na rin ako ng antok dahil sa matinding pagod. Nagising ako sa sinag ng araw na tumatama sa aking mukha, kaya naman iminulat ko ang aking mata at hinanap ang orasan sa bedside table. 10:30 AM na pamulagat ako sa oras, nang makita ko kaya naman napabangon ako bigla God. Nasabi ko sabay bagsak ulit ng katawan sa malambot na kama, masakit ang buo kong katawan, pakiramdam ko para akong binugbog sa sobrang sakit. Nang makabawi ay unti-unti akong bumangon paupo sa gilid ng kama at pinagmasdan ang buo kong katawan, puro pasa ito samantalang ang mga braso at balikat ko ay puro bakas ng ngipin, tanda na kinagat at pinanggigilan ito dahil sa namuong dugo, nagiinit ang sulok ng mga mata ko habang pinagmamasdan ang braso at mga hita ko, all my life hindi ko naranasan ang ganito, maski ang ama ko ay hindi ako sinaktan ni minsan kahit hindi kami palagi magkasundo. Nang makabawi ay tumungo ako sa banyo at sinimulang buksan ang shower, nang tumama, ang maligamgam na tubig sa katawan ko ay tuluyan na akong napaluha, dahil sa pinaghalong hapdi at sakit pati ang pagkababae ko ay masakit rin, kaninang sinubukan kong maglakad papuntang banyo ay napaiyak ako dahil sa pati ito ay masakit. Ouch, daing ko at napahagulhul dahil sa pinaghalong sakit at hapdi, idagdag pa na nakikita ko ang refleksyon ko sa salamin dahil sa puno ng pasa ang buo kong katawan. Nang matapos maligo ay agad akong nagbihis ng simpleng white t-shirts at short, pinilit kong bumaba at maghanda ng aking kakainin. Wala na si Drake siguro ay pumasok na ito sa kumpanya nito, inilibot ko ang paningin ng makarating sa kusina nang makita ko ang note na nakadikit sa nakatikip na pagkain. You better eat and rest, I'll be home early, Drake. Tinignan ko ang hinanda nitong pagkain, fried rice, bacon, hot dog and egg. Nagutom ako bigla nang makita ko ito kaya naman agad ko itong kinain, nang matapos kong magligpit ng pinagkainan ay agad akong pumuntang sofa at in-on ang TV, nakakabagot naman kausap ko sa sarili at pinatay ang TV. Umakyat ako sa silid at doon nagstay, I feel relief nang mahiga ko ang katawan sa malambot na kama, ang lungkot naman dito, sabay buntong hininga hanggang sa hindi ko namalayan nakatulog na pala ako. Nagising ako sa init na haplos sa aking mukha kaya naman agad akong napamulat at nagtama ang aming mga mata, LCD sear in his eyes, God ano na naman kayang naisip nito. Nandito ka na pala, sorry hindi ako nakapaghanda ng makakain, saad kong sabing kinakabahan ako at baka magalit ito sa akin, kaya naman agad akong bumangon para sana bumaba nang hawakan ako nito at paupuin sa kanyang hita. Hey, relaxed wifey sabay haplos nito sa braso ko at pinindot ang sugat nito. Napangiwi ako dahil sa sakit. It still hurt. Tanong nito habang haplos ang braso ko pababa sa bewang ko. Iling ang itinugon ko rito dahilan ng pagtaas ng sulok ng lips nito, ham that's good cause.
Nanindig ang balahibo ko sa ginawa nito. Mali ata ang pagsisinungaling kung hindi na masakit ang mga sugat ko, dahil sa totoo lang ay masakit talaga ito. Mabuti pa maghanda muna ako ng kakainin natin, baka gutom ka na, sabay tayo sa pagkakandong nito at dalidaling lumabas ng silid. Nang makalabas ako ay napasandal ako sa likod ng pinto at napahawak sa dibdib kong sobrang lakas ng kabog, magkakasakit ako sa puso nito. Nagsaing at nagluto ako ng adobo, ito ang hapunang hinanda ko para sa aming dalawa. Nakapaghain na rin ako sa lamesa, habang hinihintay itong bumaba ay hinugasan ko ang mga ginamit ko sa pagluluto nang marinig ko ang mga yabag nitong papalapit, nang bigla na lang may mga bisig sa likuran ko at paglandasin ang daliri nito sa gitnang bahagi ng hita ko. Nanigas ako sa ginawa nito, hindi pa ako nakakabawi ng lakas ay gusto na naman ito. Pwede bang kumain na muna tayo, baka kasi lumamig na ang pagkain, sabi ko sa takot na salita at tila wala itong narinig dahil sa pinaharap pa ako nito at nila kumuhos ng mapagparusang halik. Ang mga kamay nito ay nagsimula ng maglakbay sa buo kong katawan pababa sa kasalanan ko at walang paabang ipinasok ang kamay. Later, saad nito at mas lalo pang naging marahas ang ginagawa nito. Hipinch me na bigla ako sa ginawa nito, kaya naitulak ko ito dahilan upang mapaupo ito sa sahig. Natakot ang buo kong katawan nang makita ang madilim nitong mukha. Natatakot ako sa uli ng titig nito sa akin, agad akong bumaba ng sink at inilalayan itong patayuin. Pagpag sa likuran nito, nataranta ako nang bigla ako nitong sakalin at nang itulak akong pabalag sa dahilan ng pagtama ng likuran ko sa matigas na bagay. Agdain ko sa sakit na naramdaman, tumulo ang luha ko kasabay ng pagsampal nito sa akin, ang pinaghalong luha at dugo. Wala akong magawa kundi ang umiyak na lang. Ang pinakaayaw ko sa lahat ay yung nabibitin ako. I don't fucking care kung malamig na ang pagkain, next time don't do this, or else makakatikim ka ulit sa akin, nagkakaintindihan ba tayo? Saad nito habang pinupunasan ang dugo na nasa bibig ko, napatango lang ako habang walang tigil ang pagtulo ng luha ko. Napatitig ito sa akin, may mabilis na emosyon akong nakita sa mga mata nito, ngunit agad din itong nawala. Look at you wifey, next time wag mong pinapainit ang ulo ko, okay? Stop crying, I am sorry, sabi nito habang inaalalayan ako sa pagtayo at pinunasan nito ang luha kong nagkalat sa buong mukha ko. Here, gamutin natin yang nasa labi mo, and after this kumain na tayo, ganun lang yon. Parang wala lang sa kanya. Gusto ko itong sumbatan ngunit natatakot ako sa pwede nitong gawin sa akin, hinayaan ko na lang itong gawin ang gusto nito. Noong bata ako, pinangarap kong makasal sa taong mahal ako. Yung igalang at ipagtanggol magkaroon ng isang masayang pamilya, hindi ko akalain na kabaliktaran ang lahat ng pangarap ko. Tinitigan ko ang taong habang buhay ko na makakasama, maamo ang mukha nito, matangos ang ilong at maganda ang mga mata, hindi mo nga akalain na sa kabila ng malaanghel na mata nito ay nagtatago ang hindi mo gugustuhing makita. It's been a week nang mangyari yung pananakit ni Drake sa akin, simula nun ay takot, na akong kontrahin nito sa lahat ng gusto nito. Ayaw ko nang maranasan ang pagbuhatan nito ako ng kamay, kaya heto at nagpapakasaya siya sa ibabaw ko, good morning raw, sinusunod ko na lang ito sa gusto niya para wala nang masaktan pa. Nagbibihis ito para pumasok nang bigla na lang ito magsalita. Are you bored here? Take this, sabay abot sa akin ng black card, buy something you want, get shopping or whatever you want, okay? Wala sa sariling inabot ko ang card na ibinigay nito. Nitong mga nakaraang araw ay nag-iba ang pakikitungo sa akin ni Drake, mahirap paniwalaan pero sana magtuloy-tuloy na, sino ba naman ang gustong araw-araw ay masaktan, diba? Kaya naman lumapit ako rito para ayusin ang necktie nitong hindi naayos ng mabuti, habang ang mga braso nito ay nakapulupot sa aking bewang. Thank you, okay, I'll go shopping, but in one condition, pwede ba kitang dalhan ng lunch, before I go shopping? Para naman sabay na tayo mag-lunch, tanong ko rito habang tinitigan nito sa mata, napataas ang sulok ng labi nito at nakita ko ang ningning sa mga mata nitong ngayon ko lang nakita. Ham, that would be great, so let's eat lunch together, I'll wait you at my office, okay? Sabay hapit nito sa akin at kinintalan ako ng halik sa labi, see you later wifey and take care, sabay halik ulit nito. Nang makaalis ito ay sinimulan ko ang mga gawaing bahay, ayaw naman ni Drake ang may katulong, mas gusto raw nito ako mismo ang magsilbi at mag-alaga rito. Nagluto ako ng paborito nitong adobo.ng, mangyari yung pananakit nito na parang wala lang nangyari ay nagustuhan nito ang adobong niluto ko,
Hinihintay ko itong mag-sorry pero kumain lang ito ng kumain, after that scene medyo nagbago ito. Nang matapos ako makapag-prepared ng lunch, ay gumayak na ako, nagsuot ako ng dress na hanggang tuhod at pinaresin, kulang ito ng doll shoes, tapos ay lumabas na upang maghanap ng masasakyan, almost 3 weeks na rin ako, di nakalabas at yun ay a week ago nang makasal ako kay Drake kaya heto parang sabik na pumasyal, ayaw kasi ng asawa kong naglalabas ako, kaya himala na pinayagan ako nitong mag-shopping. Nagpatawag ako sa security guard ng taxi dahil sa exclusive village ang lugar sinabi ko sa driver, ang lugar kung saan ako pupunta at nang makarating sa mataas na gusali na pagmamayari ng Smith family, inayos ko muna ang sarili bago pumasok sa kilalang kumpanya, lahat ng madaanan ko ay nakatingin sa akin at hindi na ako magtataka dahil ang isang sikat na model sa Italia, heto't naglalakad na lang bigla sa kanilang pinagtrabahuhang kumpanya. Agad akong pumasok sa elevator at pinindot ang pinakatuktok na palapag na gusali kung saan naroon ang aking asawa, asawa ulit ko at napangiti na lang kusa, my heart beat so fast kaya napahawak ako sa bandang dibdib, lately tuwing makikita or malapit ito sa akin halos atakihin ako sa puso sa sobrang bilis ng tibok nito, alam ko ang ibig sabihin ng ganitong pakiramdam, I think I'm fallen for him, wala naman sigurong masama kung susubukan diba? Wala naman sigurong mawawala. Baka nga magbago na ito kung mamahalin at tatanggapin ko ang lahat dito, hindi ko napansin na tumigil na pala ang elevator, agad akong lumabas at tumuloy sa table ng secretary nitong halos luwa na ata ang dibdib sa suot nitong tube na dress ang mukha nitong napakakapal ng makeup, tumaas ang kilay nito nang mapansin nitong nakatitig ako rito. Yes, my boss is busy, what do you need? Tanong nito na nakataas ang kilay at nakapamiwang pa. Ipinatong ko ang plastic bag na puno ng pagkain at agad umasim ang mukha nito, I'm here to join my husband for lunch, so if you don't mind can I come in? Hindi ko alam na may asawa na pala ang boss ko, if I know you're one of them bitch, Miss Famous Model, saad nito na nakataas ang kilay, so kilala pala ako ng babaeng hinayupak na ito. Look miss I need to go inside my husband, waiting for me, and don't call me bitch. Cause you're must be bitches than me. Get it. Saad ko rito at ipinakita ang singsing na isinuot sa akin ni Drake nung kasal namin, hindi ko na ito hinintay pang papasukin ako dahil sa tingin ko ay wala talaga itong balak na papasukin ako, agad kong binuksan ang pinto at pabagsak na naklose yon, hindi naman ako maarte pero ang inasal nito ay hindi tama, nagtratrabaho ito kaya dapat ay maayos itong makipag-usap sa mga taong nakakaharap nito. Trisha ilang beses ko bang sasabihin siyong huwag malakas ang pagsara sa pinto, sigaw nito pero hindi man lang inaalis ang mga mata sa binabasa nito, God is so handsome, are you busy? Keto pala yung lunch na hinanda ko, agad itong napatingin sa akin, mukha. Itong nabigla ng makabawi ay agad itong tumayo at sinalubong ako, ang mga titig nitong agad nakakapanghina ng tuhod, at heto na naman ang bilis ng tibok ng puso ko. Beautiful wifey, why you didn't tell me na papunta ka na, di sana napuntahan kita sa labas ng building, sabi nito at kinintalan ako ng halik, iba talaga mood ng taong ito, iginiya ako nito sa upuan at inakbayan ako, buti pinapasok ka ng secretary ko. Tanong nito at napasimangot ako nang banggitin nito ang secretary niyang kulang na lang maghubad sa suot nitong labas na ata ang buong kaluluwa, I don't like her, napakabastos ng secretary mo. Saka why are you allowing her na magsuot ng ganung klaseng damit? Kulang na lang dahon ang isuot nito halos labas na ang kaluluwa niya sa damit nito, and one more she tell me that I'm a bitch, nagpupuyos na sumbong ko rito. Nakatitig lang ito sa akin at parang nakakaloko, ang tingin, are you jealous wifey? Ano raw ang sabi ng lalaking ito? Ako magseselos. Nagseselos nga ba ako? Siguro nga. Ano kain na lang tayo, alam kong butum. Lang yan, pinaghanda kita ng paborito mo, sabi ko para mawala lang ang tanong nito, ano bayan kinikilg ako, hehe pakiramdam ko teenager ako. Okay let's eat first, but after we eat, I want you right here in my office, I want to taste your. God is so pervert, sana lang talaga magtuloy-tuloy na itong pagsasama namin. Kanina pa ako lakad ng lakad dito sa loob ng mall, at sa totoo lang nakakabanas ang mag-shopping ng mag-isa. After kasi namin mag-lunch ni Drake ay pumasok, ang bisugong Holly Paro, tina sekretarya sa loob ng office nito at sinabing may meeting raw itong kailangan, puntahan, at ang babaeng yun kung makahawak sa asawa ko ay akala mo siya ang misis nito.
Kaya hetot para akong team ang naglalakad mag-isa, nangangalay na nga ako sa mga bitbit, kung pinamili kaya naman nagpunta ako sa food court ng mall at naghanap ng bakanteng table para magpahinga ng sandali. Sana andito ang best friend kong si Chelsea, para naman may katsikahan ako. Kamusta na kaya ang bruhang yun? After kasing umuwi ako dito sa Pilipinas edi na tumawag ang bruha, mukha atang maraming pictorial projects, chinek ko muna ang cellphone ko kung nagtext ba or tumawag ang asawa ko, wala akong number nito, hindi ko nga alam kung paano siya makakatawag dahil wala din naman siyang number sa akin. Bahala na 3:30 PM, hapon na pala, nakaramdam na rin ako ng gutom kaya naman umorder na ako ng makakain. Takam na takam ako sa siomay kaya naman umorder ako ng 8 pieces, parang kulang pa nga ito. Nang makaupo ay sinimulan ko ng land account ito nang biglang "Hi, can I join you?" Napamulagat ako sa taong kumausap sa akin, gwapo ito at matangkad, singkit ang mata nito at matangos ang ilong, ang labi nitong pula na tila ba laging nakangiti, "Are you done?" He asked me with his sweet smile, kaya napatikim ako at napangiti rin. Ano ba yan, nakakahawa naman tong tao na ito kapag ngumiti. "Oh sure, sorry," natulala ako, "are you a Japanese?" Tanong ko rito dahil na curious lang naman ako. Yumupo muna ito sabay ngiti ulit, smiling face ang taong to. "Yes, I am, half Japanese and half Pinoy. My mom is a Filipina, and I know you." Napataas ang kilay ko sa sinabi nito, hindi naman ako magtataka kung kilala ako dahil modelo ako sa Europa. Nakakatuwa lang na may na-encounter ako na taong kilala ako, well except sa bisugong sekretarya ng asawa ko. Silent, so naman ang isa sa famous model in the world. Natawa ako sa sinabi nito, "Thank you sa papuri pero hindi naman famous, trabaho lang talaga." Saad ko sabay subo ng isang buong showmal, nakamasid lang ito sa akin na tila ba kinakabisado ang lahat ng galaw ko. "So, bakit ka nga ba nawala sa mundo ng pagmamodelo? And why are you here?" Tanong nito sa akin. "Ham, wala naman sigurong masama kung sasabihin ko. Isa pa kahit ipagkalat pa nito ay totoo naman." Huminga muna ako ng malalim bago ko sinagot ang tanong nito. "I'm married," sabay pakita ng singsing sa daliri ko. "That's why I'm here for good. My husband want me to stay here and stop working as a model. He's lucky to have you. Sayang sana nauna na lang akong nakilala mo." Sabi nito kaya naman naibog ako ang siomay na kinakain ko at napubo. Sa sinabi nito nababaliw na siguro ang isang ta. "Hey, relaxed, I'm just joking, hehe." Sabay kamot nito sa ulo, paano ako magre-relaxed kung ganyan ang biro niya? Kring, nagulat ako sa ring ng cellphone ko at sabay pa kami napatingin ang kasama ko. Teka, hindi ko pa pala natatanong ang pangalan nito, samantalang kanina pa kami nag-uusap. "Unregistered number," kaya naman sinagot ko kaagad ito. Hindi pa ako nakakapag-hello nang biglang magsalita ang pamilyar na boses sa kabilang linya. "Hello, where are you?" Tanong ng baritonong boses na nagpapalagabog sa puso ko. Ngayon ko lang nalaman ang number nito, malay ko bang may cellphone rin ito. Tumikim muna ako bago ko ito kinausap. "Dito parents sa mall, nagpapahinga lang. After nito I'm going home na." "Bakit ka nga ba napatawag, may ipapabili ka ba?" Tahimik lamang ang kabilang linya at tila ba pinapakinggan lang ako nito sa pinagsasabi ko. "Hello, Drake, still there?" Tanong ko sabay tingin sa screen ng cellphone ko kung na-end na ba ang tawag, pero nakakonect pa rin ito. Muntik ko na itong nabitawan nang bigla itong magsalita. "Just wait me, I'm gonna fetch you. Just tell me where exactly you are." Sinabi ko naman rito kung saan ako naroon nang biglang may tumikim. "Oh my God, paano ko nakalimutang may kasama pala ako," at natitiyak kong narinig ito ni King. "I think I'm gonna go, baka makita pa ako ng asawa mo at mabugbog ako noon." Sayang ang kagwapuhan ko sabay nito. Hindi ko alam kung matatawa ba ako or may ihi sa takot dahil ramdam ko ang pagbigat ng hininga ni King sa kabilang linya. Hindi pa pala nito pinutol ang tawag. Ayaw ko naman maging bastos kaya ngumiti pa rin ako sa kaharap ko at nagpasalamat kahit na pinagpapawisan na ako ng malagkit dito sa loob, kahit pa nga sobrang lamig rito sa pwesto ko. "By the way, I'm Jordan, we're talking for an hour," pero di man lang ako nakapag-introduce ng aking sarili. "Na-excite lang ako, you know I'm a big fan of yours." Sabay kamot nito sa ulo, "Thank you," sabi ko sa nanginginig na boses. "I'm scared, baka magalit na naman si Drake." Napatingin ulit ako sa phone ko at connected pa ang tawag nito, at tila ba nakikinig sa usapan namin ng kaharap ko. Tila yata napansin ito na parang wala na ako sa sarili kaya naman nagpaalam uli ito, "Bye Isabel, see you maybe next time."
Napatango na lang ako at pilit nang umiti. Ayaw ko nang magbitaw ng salita na ikagagalit ng asawa ko. Nang makaalis ito ay saka pa lang ako nakahinga ng maluwag, pero agad-agad nagsalita ang taong kinatatakutan ko. "Who's that guy?" "Just wait me, alam mo kung ano ang pinakaayaw ko sa lahat, Isabel. Ayaw ko nang ginagawang gago. Ako, I trust you. I thought hindi ka katulad ng ibang babaeng hindi mo alam ang parusa mo." After this, sabay patay ng tawag niya. Nanginginig ang kamay kong ibinaba ang cellphone sa ibabaw ng table at walang ano-ano'y tumulo na lang bigla ang luha ko. Natatakot ako, sobrang takot sa maaaring gawin ng asawa ko. Nakayukyak ako sa lamesa nang biglang may palad na sa aking braso. Masakit ang paraan nito ng paghawak at kahit hindi ko ito tingnan, kilala ko na kung sino ito. "Let's go." May diin ang bawat salita nitong binitawan. Napatingin ako sa paligid at pilit nang umiti. Ayaw kong gumawa ng eksena rito, lalo na't mabilis kumalat ang balita. Baka masira ang pangalan nito dahil kilala ito sa mundo ng business world. "Paano yung mga pinamili ko?" tanong ko rito. Hindi man lang ako tinapunan ng tingin, may kukuha sa mga yun. "I'm mad, Isabel. Don't talk to me. Baka ano magawa ko sa'yo rito, mismo sa lugar na ito." Bulyo niya sa akin. Napayuko na lang ako at sumunod. "Here we go again, I'm dead. Who's that guy?" Ang pinakaayaw ko sa lahat ay yung pinagluloko ako. Saad nito sabay sa bunot sa sariling buhok. Habang ang isang kamay nito ay hawak ako ng mahigpit at hinihila sa gitna ng maraming tao. Napapayuko na lang ako sa tindi ng kahihiyan dahil sa pinagsasabi ng asawa ko. "Maglandi, ka na nga lang, mahuhuli ka pa. Next time be careful, bitch." Tuluyan na akong napaiyak sa sinabi nito. Nagbubulungan na rin ang mga nakakasalubong namin. "Drake, pwede bang pag-usapan na lang natin ito sa bahay? Nakakahiya kasi nakakaagaw na tayo ng atensyon." Pakiusap ko rito sa nanginginig na boses. Ayaw ko lang na pag-usapan ito kinabukasan dahil nga sa kilala itong tao. Tumingin ito sa akin, yung tinging akala mo ay napakarumi kong babae. Sa paningin nito, bumalik ang malamig nitong titig na akala mo ay walang pakiramdam. Binitawan ito ang braso ko at humarap sa akin. "I don't care. I can do whatever I want, so wag mo akong pakialaman." Bulong nito sa akin sabay hawak muli sa braso kong medyo nangingitim na dahil sa higpit ng pagkakahawak nito. Wala akong nagawa kundi sumunod na lang. .ng makarating kami sa parking lot, ay buong lakas ako nitong tinulak sa mamahalin nitong sasakyan. Napadaing ako sa sakit nang tumama ang likod ko sa kotse. "Alam mo, galit na galit ako sa'yo ngayon. Baka makalimutan kung babae ka at asawa kita." Sabay sampal nito sa akin, namanhid ata ang pisngi ko sa ginawa nitong pagsampal. Napaiyak na lang ako at pinilit na hindi mapahagulhol sa sama ng loob. "Babae pa naman ako, diba? Bakit kailangan niya akong saktan ng ganito? What are you waiting for? Get in the car." Sigaw nito sa takot na masaktan muli ay binuksan ko agad ang back seat ng sasakyan nito. "Anong ginagawa mo dyan? Gagawin mo akong driver mo. Lumipat ka rito sa harap." Stupid, agad akong lumipat sa tabi nito. Habang nagmamaneho ito ay walang nagsasalita. Habang patuloy sa pagpatak ang aking luha nang nakaramdam ako ng antok ay di ko na kinaya. Marahil sa pagod at sa pag-iyak ko na rin kaya naman ay nakatulog ako. Nagising ako sa tapik na tumatama sa pisngi ko. Kaya agad akong napabalikwas. "Make it fast, we're not done." Mahinaho na ito di tulad kanina na halos pabulyaw kong kausapin. Bumaba agad ako ng kotse at sumunod rito. Nakauwi na pala kami, di ko man lang namalayan. Pagpasok ko sa magarang mansyon ay nakita ko ang asawa kong Prenteng nakaupo sa pang-isahang upuan. Nakatitig ito sa akin ngunit wala akong nakikitang emosyon. Kahit nanlalambot ang mga tuhod ko at tinatambol ang dibdib ko sa sobrang kaba ay lumapit ako rito at umupo sa mahabang sofa. Walang nagsasalita at tanging tunog lang ng orasan ang naririnig ko. Tahimik lang ako at pinakikiramdaman ito. Ramdam kong nakatitig ito sa akin dahil nakayuko ako upang iwasan ang malamig na titig nito. Nang biglang .una sa lahat, hindi ko inaasa na makikipaglandian ka sa lalaki. "I thought you're a decent woman, but I think I'm wrong." "Hindi mo man lang naisip na may asawa ka lang kaninang mahinahon ay nagsisimula na namang magalit." Mali ang paratang nito, ni hindi nito inalam ang totoo. "Hindi, please Blake, maniwala ka naman sa akin, hindi ko gagawin sa'yo ang bagay na iniisip mo." Nakiupo lang siya, that's all. Nakipagkwentuhan lang naman siya cause he said he knows me noong nagmamodelo pa ako. "Please maniwala ka naman oh. Pagsusumamo ko, ayaw ko nang bumalik ang dati, ayaw ko nang masaktan.
Nagsalubong ang perpektong kilay nito sa sinabi ko, lalo ata itong nagalit, "You think I'm gonna believe you? Bitchy, no, malandi ka, ibinili na kita dahil yun ang pakinabang mo sa ama mo. I don't care kung nagmomodelo ka dati, ano naman kung kilala ka niya. Ang sabihin mo nangangati ka at gusto mong magpakamot sa iba." Tumulo ang luha na akala ko'y tapos na, masakit ang mga binitawan nitong salita, "Hindi ako ganong klase ng babae, my mother raised me as a decent woman." At mali ang lahat ng paratang nito, walang tigil pa itong kakasalita ng masasakit kaya naman hindi ko napigilan ang sarili ko at nasample ko ito, "Mali lahat ng ibinibintang mo sa akin, please stop. Siguro nga ibinenta ako ng ama ko sa'yo, pero hindi ibig sabihin nun ay ganong klase akong babae, hindi mo lang ako niyurakan mo, buong pagkatao ko inapakan mo." I shout all my feelings, lahat ng sakit at hinanakit ay nasabi ko rito, ngunit tila ata wala itong naririnig. "Shut up, sinong nagsabi sa'yo na saktan ako?" Hinawakan ako nito sa braso at pinatayo, walang pagdadalawang isip na itinapon ako nito sa sofa, dahilan para mabuwal ako at mapahiga. Lumapit ito sa akin at binigyan ako ng mag-asawang sampal, pakiramdam ko na maaga ang mukha ko sa ginawa nito, hindi pa ito nakontento at ibinato nito ang alarm clock na nakapatong sa lamesa, tumama ito sa bandang ulo ko, nabigla ako sa ginawa nito at maski yata ito ay nagulat, umiikot ang paningin ko, nahihilo ako. Daing ko nang maramdaman ang mainit na likidong dumuloy sa aking pisngi, wala sa sariling hinawakan ko ito at ganun na lang ang gulat ko nang makita ang dugo sa mga kamay ko. Nanlamig ang buo kong katawan, napatingin ako sa lalaking kaharap ko, ang lalaking nagbigay sa akin ng sakit at sama ng loob, akala ko tuluyan na itong nagbago, napatitig ako sa mata nitong may halong takot at pag-aalinlangan, marahil na bigla ito sa ginawa nito, pilit ko itong inaabot, "Drake, help me." Nahihilo ako, marahil sa lakas ng pagkakabato nito, agad itong lumapit sa akin at pinatayo ako, ngunit talagang nanghihina ako, mahigpit man ang pagkakahawak nito ay binaliwala ko na nagsisimula na rin kasing humapdi ang sugat dulot ng pagkakabato nito. "Umayos ka, at gamutin mo ang sarili mo, malayo sa bituka yan, napaka-arte mo." Saad nito nang subukan uli ako nitong patayuin, dahil sa napaupo ako uli sa tindi ng hilong nararamdaman. Napayuko ako dahilan ng sunod-sunod na pagpatak ng dugo sa sahig, kasabay ng pagpatak rin ng luha ko, marami akong nais gawin ang tumakas at magtago sa mapagparusang asawa, ngunit sa kabila nito ay tila unti-unting nahuhulog ang loob ko, hindi man maganda ang pakikitungo nito sa akin ay nahulog na ang puso ko, wala na tuluyan na akong nakulong sa rehas na bakal nitong ipinalibot sa akin, hindi ko alam kung makakatakas pa ako. "Please, maniwala ka sa akin, hinding-hindi kita lulakuhin o iiwan man lang, trust me, pag susumamo ko rito, may nakikita akong mga emosyon na hindi ko mapangalanan, ngunit agad din itong nawala, nang matitigan ako nito, Jay, don't know if I can trust you, Isabel, hindi ko alam," pagkasabi nito ay bigla na lang nagdilim ang paligid. Mabilis lumipas ang araw, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa kami nag-uusap ni Drake, ni hindi ko din ito nakikita. Minsan uuwi siya ng madaling araw at aalis din ng napakaaga, batid kong iniiwasan ako nito. Katulad na lang ngayon, kumakain ako ng hapunan ng mag-isa sa malaking hapagkainan, walang kasama, ni katulong, wala, ang hirap naman ng ganito, aaminin ko sa sarili ko, namimiss ko ang asawa ko, namimiss ko ang init ng katawan nito, ipinilig ko ang ulo ko sa naisip ko, ano ba ito, nagiging maalay na ako. Napagdesisyonan ko na lang magligpit ng pinagkainan, nawalan ako gana kumain, magpapahinga na lang ako, nagtungo ako sa sala para manood ng TV, pero wala naman akong gusto sa mga palabas kaya kalaunan ay pinatay ko na rin ito. Ang boring naman, kausap ko sa sarili ko, nang nakita ko ang malaking kwadro na nakasabit sa pader, tiningnan ko ang mukha ng asawa ko sa larawan nito, kuha ito nung araw ng kasal namin, seryoso ito at tila ba hindi marunong ngumiti, napakagwapo nga naman talaga ng lalaking ito. Napangiti ako at wala sa sariling tumulo ang luha ko, namimiss ko na talaga siya, hindi ko maitatangging mahal ko siya kahit pa sinasaktan ako nito. May pag-asa pa kaya itong magbago, mababago ko ba ang puso nitong tila babato? Umaasa ako na mabago siya ng pagmamahal ko, totoo pala ang kasabihan nila, na pag nagmahal ka bulag na nga bingi ka pa, ganun na ata ako, kahit gano pa niya ako saktan ay mananatili pa ako sa tabi nito, kahit gano kasakit ang lahat ng sinasabi nito ay tila ba persigido, akong mahalin siya. Naputo lang pag-iisip ko nang marinig kong mag-ring ang telepono, kring, kring, di pa man nakakatatlong ring ay sinagot ko na ito, baka si Drake ang tumatawag at ayaw nito nang naghihintay, hello.
Sagot ko sa kabilang linya. Hello honey, how are you? Sagot ng kabilang linya, bumagsak ang balikat ko nang mapagtantong hindi ito si Drake, kundi ang daddy ko ang tumawag. Hindi sa hindi ko siya namimiss pero ibang tao ang gusto kong makausap, gusto kong makita at walang iba kundi ang asawa ko. Honey, are you okay? May himig pag-aalala, ang boses ni daddy, yes dad I'm fine, kayo kamusta kayo? Umiinom ba kayo ng gamot nyo? I asked him lovingly, bigla ko tuloy na miss ang daddy ko, napaluha ako sa naisip ko. Daddy's girl ako simula ng bata ako, he's overprotective sa akin, hindi ko siya masisi dahil sa only child lang ako, nagbago lang ang pakikitungo namin sa isa't isa nang mamatay ang mommy sa sakit nito sa puso, after that nagbago na siya, dumagdag pa ang arranged marriage na plinano nito, kaya ako napasok sa kasalan na hindi ko man lang napaghandaan. Iha, still there, napakurap ako, sa mga memoryang naalala ko, yes dad, I miss you daddy, I want to visit you but Drake is always busy, hayaan nyo magpapaalam ako para naman mabisita ko kayo. Napahalakhak ito sa kabilang linya, honey I'm fine, and I miss you too don't worry about me. Malakas pa ako kayo ng asawa mo kamusta? Mabait ba siya sayo? Did he treat you well? Napahinto ako sa tanong nito, yes dad ayos lang kami no need to worry. Mabait naman po si Drake, pagsisinungaling ko sa aking ama. Ayaw ko nang madagdagan pa ang problema, alam kong pag nag-open up ako sa daddy ko ay magagalit ito. Of course dad. Ayos lang ako don't worry about me, mabait naman sakin si Drake inaalagaan naman po niya ako ng mabuti, pagsisinungaling ko sa aking ama. Okay ha, basta pag may nangyari na hindi maganda, sabihin mo lang sa akin ha. O siya hanggang dito na lang just take care always okay. I love you honey, sabi nito sa akin, napangiti naman ako sa sinabi nito, love you more dad, and I missed you so much. After ng pag-uusap namin ay napapitlag ako nang makita kong prenteng nakatayo ang asawa ko sa pader. Habang tinititigan ako nito, namiss ko ang lalaking ito, gusto ko siyang yakapin at bigyan ng halik sa sobrang pagkamiss ko dito, pero pinigilan ko ang sarili ko. Why did you do that? Bakit ka nagsinungaling sa daddy mo? Bakit hindi mo sinabi lahat? Bakit hindi mo sinabing sinasaktan kita? Unti-unti itong lumapit sa akin at hinawakan ako sa magkabilang braso, I smell the alcohol fragrance, lasing siya at natatakot ako sa uri ng tingin nito, samot saring emosyon, ang nakikita ko sa mga mata nito ngunit hindi ko ito mapangalanan. Why? Tell me, ano bang gusto mo? I feel pity about you or being conscience. No. Kahit kailan wala kang halaga sa akin, pinakasalan lang kita dahil sa kailangan ko ng parausan at hindi bilang asawa. Pareho lang kayo ni Janelle. Mga walang kwenta, natatakot na ako sa mga mata nitong nanlilisik, wala akong lakas para pigilin siya. Bumabaon na rin ang mga kuko niya sa braso ko at nasasaktan na ako, at sino si Janelle? Anong naging papel nito sa buhay ni Drake? Siya ba ang dahilan kung bakit ganito ang asawa ko ngayon? Drake, kahit anong mangyari hindi kita bibitawan, aalagaan pa, kung ano man ang naging papel sa'yo ni Janelle ay hindi kita pipiliti na sabihin, just trust me lang ang hiling ko sa'yo, saktan mo man ako ng paulit-ulit ay tatanggapin ko, pagkatiwalaan mo lang ako please. Pagsusumamo ko dito, natigilan ito at pinakatitigan ang mata ko, tila ba kinkilatis nito sa mga mata ko ang lahat ng sinabi ko. Pak, isang malutong na sampal ang ibinigay nito sa akin, napaluha ako sa ginawa ko, kulang pa ba ang pagmamakaawa ko dito? Ano pa ba ang dapat kong gawin? Naririnig mo ba ang sinabi mo Isabel, nagmamakaawa ka stupid sabay punit ng suot niyang blouse, hindi pa ito nakontento, pinumit din ito ang brang suot ko. Sabay sa bunot sa buhok ko at nilakumos ako nito ng magpagparusang halik. Pinakatitigan ni Drake ang kanyang asawang payapang natutulog, talaga naman napakaganda nito, hinaplos nito ang makinis nitong mukha, may pasa ito sa gilid ng lips at magading ang magkabila ang pisngi nito, kanina kasi ay nagkasagutan sila ng asawa kaya naman nasaktan niya ito ng sobra. Alam niya sa sariling mali ang ginagawa niya sa asawa niya, mali ang saktan niya ito ngunit ganito na siya at hindi na siguro babalik pa ang dating siya. Napahawak siya sa ulo niya nang maalala ang nakaraan, nakaraan na ayaw na niyang balikan. Flashback, Roman please don't hurt me, sigaw ng mommy nito, ang batang si Drake ay nakasilip sa siwang ng silid ng mga magulang nito, umiyak ito at natatakot sa ginagawa ng ama nito sa kawawa nitong ina. You disgrace my name, wala kang kwenta, sigaw ng ama nito habang hawak sa leeg nito ang inang tila ba nahihirapang huminga, paklisang malakas na sampal ang iginawad nito sa ginang dahilan ng pagdugo ng labi nito. Come on, nahihirapan ako, please, patawarin mo na ako, hagulhol ng ina nito habang nakayakap sa paa ng ama nitong namumula sa galit, patawarin. Pinahiya mo ako sa mga tao, dinungisan mo ang pangalan ng pamilya natin, bakit Helen,
Kulang pa ba kami ni Drake sa buhay mo at naghanap ka ng iba? Sigaw ng ama nito, samantalang ang batang si Drake ay walang tigil sa pag-iyak. Hindi ganitong pamilya ang kinagisnan niya. Lumaki siyang masaya at busog sa pagmamahal ng daddy niya at mommy niya. Maniwala ka sa akin, Roman, hindi ko gagawin sa inyo ng anak mo ang ibinibintang mo sa akin. Mahal ko kayo at hindi kita lalakuhin. Hanggang sa naging karelasyon niya ang longtime girlfriend nitong si Janelle, minahal niya ito ng buong puso. Halos sambahin ito ang dalaga at lahat ng gusto nito ay kanyang sinusunod. Isang sikat na modelo ito at tinitingala sa mundo ng pagmamodelo. Isa rin ito sa mga pinakamagandang mukha sa industriya. Dumaan ng mabilis ang panahon, araw na lang ang bilangin bago ang kasal ni Drake at Janelle. Nang malaman nitong nagtataksil ang kasintahan sa binata, tila gumuho ang mundo niya nang malaman nito ang kalokohan nito. Naalala niya ang mga bili ng kanyang ama. Kung sana nakinig siya sa ama ay hindi niya danasin ito. Hindi siya makakaramdam ng sobrang sakit. Sumama ang babaeng mahal niya sa ibang lalaki. Ano bang wala sa kanya at niloko siya ng kanyang dating kasintahan? He deserve explanation, ngunit hindi na nagpakita si Janelle. Simula ng araw na iyon, he promised na hinding-hindi na siya magtitiwala sa kahit na sino mang babae. Until one day Isabel came in his life, like Janelle, she's beautiful and famous, isa rin itong kilalang modelo sa ibang bansa. Hindi siya papayag na maulit muli ang nakaraan. Sakit ng kanyang dating kasintahan, natatakot siya na gaya ni Janelle ay iwanan rin siya nito, kaya dumadating sa puntong nasasaktan niya ito. Ganun pa man, unti-unti nahuhulog na ang kanya loob sa asawa. Ang bilis talaga dumaan ng araw, isang taon na ang nagdaan at sa taon na yon ay tila ba isa akong ibon na, nakakulong sa isang cage, nakakulong sa kamay ng asawa kong mapagparusa. What are you doing? Tanong ng baritonong boses at may mga kamay, na yumapos sa aking bewang habang sinisimulan ako nitong halikan sa leeg, pataas sa aking tenga, at kinagat nito ang earlobe ko habang may binubulong-bulong na mapangakit na mga salita. Nagising ako na parabang hinahalukay ang aking sikmura, kaya naman agad, akong tumakbo patungo sa banyo, at doon inilabas lahat ng may lalabas ko, wala pa akong kinain kaya naman laway lang ang tanging na ilabas ko. Nanlalambot na napaupo ako sa sahig ng banyo at doon nagpahinga para kumuha ulit ng lakas, namumuo ang pawis sa aking noo, at masama na naman ang pakiramdam ko, ano ba itong nangyayari sa akin? Nakapikit na kausap ko sa aking sarili. Matagal ako sa ganung posisyon bago ko napagdesisyonan na tumayo at umupo sa kama. Ilang araw ko na ba itong nararamdaman, minsan pakiramdam ko para akong lagnatin, gusto ko lang nakahiga at matulog, maghapon, minsan nagsusuka ako at tila ba wala sa mood. Kahit na kumain ay wala talaga akong gana. Isang taon na rin ang nakakaraan, matagal na rin pala kaming nagsasama ni Drake. May araw na may ugali talaga itong nanakit at may araw din na sweet ito at malambing. Mahirap tansyahin ang ugali nito dahil sa moody ito, natatakot rin ako minsan na kontrahin ito at baka masaktan na naman ako. Nang medyo maayos na ang pakiramdam ko ay tumayo na ako para gumayak. Napatingin ako sa wall clock na nasa taas ng dingding at napamulagat dahil sa hapon na pala at may party pa kami ni Drake.na daluhan. Agad akong pumasok ng banyo at naligo at baka dumating na ang asawa ko. Ang pinakaayaw pa naman sa lahat nito ay ang naghihintay. Nang matapos maligo ay pinili ko ang isang sexy backless na red long gown. Maganda ito na napalamutian ng mga beads, eleganteng tignan ang gown kaya ito ang isinuot ko para sa gabing ito. Kinulat ko rin ang mahaba kong buhok at naglagay ng light makeup. Nang matapos ay umikot ako sa full-length mirror at umikot ng ilang beses doon. Medyo matagal nang huli akong makapagsuot ng ganitong damit dahil sa lagi naman akong nakakulong. Nang matapos akong makapag-ayos ay siya din naman dumating ng lalaking nakakapagbigay ng kaba sa aking puso. Pababa ako sa hagdan habang ito naman ay naghihintay sa doll. Halata sa mata nito ang paghanga habang tinitigan ako nito, nakangiti kong inabot ang kamay ko rito at ito naman ay hinalikan ang likod ng kamay ko. You are wonderful tonight. Malamang nasabi nito at hinalikan ako sa labi. Matagal ang ginawa nitong paghalik, masarap at nakakalasing. Enough, baka hindi na tayo makadalo sa party, we better go, sabi nito at pumunta na sila sa mamahaling sasakyan nito. Nang makarating sa destinasyon, ay nalalayan ako nitong bumaba. Sanay naman ako sa mga ganito party. Pero bakit parang kinakabahan ako sa pagpasok sa loob? Pakiramdam ko pag pumasok ako sa loob ay may mangyayaring ngayong gabi. Feel nervous. Don't worry, I'm here, sagot nito at pinagsiklap ang aming kamay. Pagbukas ng marangyang pinto ay napatigil ang lahat at samin lang natutok ang atensyon ng mga tao. Nagpapawis ang mga kamay ko sa sobrang tense na nararamdaman ko. Wifey relaxed, chin up and smile, you're beautiful, sabi nito. Pinilit kong umiti at sumabay sa pagbati nito sa mga taong halatang may kaya at estado sa pamumuhay. May mga naririnig akong mga kababaihan na nagbubulungan at nakatingin sa gawin namin. Who's that girl?
I've never seen Drake na may kasamang ibang babae, except his last girlfriend and that's Janelle. Narinig kong sabi ng isang babae na nakatingin sa amin. Wait a minute, she's one of the most famous model in Europe and also in the other countries. I think they're in a relationship. Sabi pa ng iba, nagbubulungan ang mga ito pero madidinig mo naman kung sino ang kanilang pinag-uusapan. Napabalik ako sa kasama ko nang ipakilala ako ni Drake. Sa mga kaharap nitong kapwa businessman, so who's this beautiful lady? Bati ng kaharap nitong lalaki na sa tansya ko ay kay dad lang ni Drake, hinawakan naman nito ang bewang ko palapit dito, at tila ba wala akong balak pakawalan at matalim na tumingin sa kaharap nito. She's my wife, so take your eyes off, madiin na sabi nito, kaya naman napahalakhak ang kaharap nito. So possessive, sabay tawa ulit nito. Maya-maya'y dumating ang lalaking gray ang mga mata at kasama nito ang lalaking nagpakilala sa akin sa mall. Lalo itong gamwapo at medyo nagmature ito ng konti. Sorry bro, we're late. Masiglang bati ng lalaking abo ang mata, habang ang kasama nito ay tahimik at nakatitig lang sa akin. Finally, we gonna meet you here. By the way, I am Cedric, for short, Drake. Magiliw na bati nito. Nang tangkain nitong hawakan ang kamay ko ay dinakma ito ni Drake at pinisilyo na pender naman nito sa sakit. Hands off, galit na sabi nito at binigyan nito ng nakamamatay na tingin. Kristen Jade TJ for short, sabi nito at nginitian ako ng pagkatamis-tamis. Ginantihan ko ito ng ngiti pero ganun na lang ang bawi ko sa ngiti nang makita kong madilim ang mukha ni Drake. Kaya agad akong lumapit dito at pinagsiklap ang mga palad namin. Gumanti naman ito ng pisil at walang sabing, iniwan namin ang mga kasama nito. Lumingon ako ang mga at kumaway pa si Drake, habang si TJ naman ay nakatanaw lang sa amin. You stay away from them, they're stupid and asshole. Sabi nito habang hawak ang kamay ko at tinulungan akong umupo sa table na nakapangalan dito. Nang makaupo ay tinitigan ako nito na tila ba pinag-aaralan ang mukha ko. Are you okay? You look pale. Umiling lang ako rito at ngumiti habang ito naman ay hinawakan uli ang aking mga kamay. At nilaro ang daliri ko, kung nasaan ang wedding ring namin. You hungry? Tanong nito, tumango ako bilang sagot kaya naman tumayo ito at tinapunan ako ng tingin. Stay here, I'll go get some food. Sabi nito sabay halik sa noo ko. Nakatalikod ito habang pumipila at kumukuha ng pagkain. Pinagmamasdan ko ito, hindi ko akalain na may sweet side ito at the same time ay napaka-possessive naman. Masaya ako sa unti-unting pagbabago nito, sana naman ay magtuloy-tuloy na. Naputol naman ang paglipad ng isip ko nang biglang nag-ingay ang paligid. Maririnig mo rito ang mga bulungan at sit-sitin ng mga tao. Nanigas ako sa kinauupuan ko nang may marinig akong usapan ng grupo ng mga kababaihan. Oh my god! Is that Janelle? Wow, she's beautiful, sabi ng isang babae habang hanga sa babaeng tinitignan nito. So kung andito si Janelle, paano naman si Isabel? She's also a model like Janelle, and she's also beautiful. Saad nito, hindi ako tanga para malaman kung sino ang pinag-uusapan ng mga ito. Andito si Janelle. Ang ex-first love ni Drake, paglingon ko ay si a beautiful and stunning woman. Katulad ko, matangkad din ito at sobrang ganda. Kumakabog ang dibdib ko at natatakot ako sa maaring mangyari. Napatingin ako sa lalaking bahagi na ng buhay ko, masaya itong papalapit sa akin, hanggang sa unti-unting nawala ang ngiti nito sa mga labi. Napatigil ang lahat habang unti-unting papalapit ang babaeng naging parte sa nakaraan ni Drake. Hindi ako makagalaw. Napahinto ang paghinga ko nang lumapit ang lips nito sa lips ng asawa ko. Napasinghap ang nasa paligid at mga mapanuring mga mata ang tumingin sa akin. Napayuko ako nang makita ang magkalapat nilang mga lips. Maaring mahal pa ni Drake ang babaeng ito. Tumulo ang luha ko nang di ko namalayan. Pinipigilan ko ang mapahikbi at napahawak sa dibdib kong tila ba tinarakan ng punyal, at unti-unting pinapatay. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito katinding sakit, mas masakit pa sa sugat at mas masakit pa sa mga pananakit na natanggap ko sa aking asawa. Nakaramdam ako ng isang kamay na may humawak sa balikat ko. Luhang kanina pa tumutulo at sinadyang pasiglahin ang aking mukha. Hindi ako pwedeng umiyak sa harap ng maraming tao. Kailangan kong maging malakas para sa sarili ko. Pagangat ko ng ulo ay nakita ko ang nag-aalalang si TJ. Are you okay? Napatango ako pero lumabas ang sagaan ng luha. Hindi ko na napigilan ang sarili ko, masakit at nasasaktan talaga ako. Pwede bang ihatid mo ako? Tanong ko rito habang pinipigilan ang hikbi at huwag pumiyok sa harapan nito. Ayaw kong makita ang mga susunod pang mangyayari, baka lalo lang madagdagan ang sakit na nadarama ko. Tumango ito at inilahad ang kamay. Inabot ko naman ito at inilalayan akong tumayo at dinala paalis sa lugar na iyon. Huwag kang tumingin sa likod, sabi nito. Naguguluhan akong napatingin dito habang ito'y hila. Ako, di napigilan ang sarili kong napalingon at ganun na lang ang panlalambot ng tuhod ko nang makitang yakap ng asawa ko ang babaeng iyon. Siguro nga ay mahal pa nito si Janelle.
Masakit lang isipin na tiniis ko naman lahat ng sakit at masasakit na salita nito kahit papaulit-ulit akong masaktan ay tinatanggap ko dahil sa mahal ko ito, pero ang lahat pala ito ay wala lang sa kanya at sa ganung iglap ay para lang ako itinapon sa isang tabi. Pwede bang wag mo muna ako iuwi, baka pag bumalik ako sa lugar na yun ay masiraan lang ako ng bait, sabi ko rito habang lulan ang mamahalin itong sasakyan. Patuloy lang ako sa pag-iyak at wala sa sariling yakap ang aking sarili, halos hindi na ako makahinga sa sakit, bakit? Salitang laging paulit-ulit sa isip ko, alam kong nakikiramdam si Teach sa tabi ko at napapansin ko rin na panay ang sulyap nito sa akin, "You okay? Please stop crying, it's not suit to your lovely face," sabi nito habang panaypi ang sulyap sa akin, umiling ako bilang sagot, "I'm not okay, masakit dito sa baituro sa puso ko," napiyok pa ako habang panay ang iyak ko. Napansin ko rin na medyo malayo na kami sa kabihasnan at puro puno na lang ang nakikita ko, kaya napatingin ako rito, relaxed, sabi mo ayaw mong umuwi so punta na lang tayo sa rest house namin ng parents ko. Sabi nito at balik ng tingin sa daan, may tiwala naman ako sa tao na ito dahil nararamdaman kong mabuti siyang tao, mabait ito at gwapo di tulad ng asawa kong walang ginawa kundi saktan ako siguro kung nauna ko lang ito nakilala ay nagustuhan ko ito. Napapikit ako sa sobrang pagod na nararamdaman ko, kaya naman di na namalayang nakatulog na pala ako. Nagising ako sa nadidinig kong hampas ng alon ang sariwang hangin na nadadama ng aking balat, talaga nga namang nakaka-relaxed. Napabalikwas ako nang maalala lahat ng nangyari ang party ang asawa ko at pati na rin si Janelle pati ang sakit na naramdaman ko ay bumalik rin, pati paggising mo umiiyak ka. Pa, napatingin ako sa tao na nagsalita nakita ko itong nakatayo sa labas ng kotse habang nakatingala at pinapanood ang mga bituin sa langit ang may kahabaan itong buhok na tinatangay ng malakas na hangin, nakangiti itong tumingin sa akin at binuksan ang sasakyan nito. "I didn't wake you up, dahil mukhang pagod sa kakaiyak, saka kahit sa pagtulog mo ay umiyak ka Perrin, why Isabel? Sinasaktan ka ba ng asawa mo?" Sabi nito habang tinitigan ako sa mata na animoy pinag-aaralan nito ang ekspresyon ng aking mga mata kaya naman napayuko ako dahil sa hindi ko kayang tingnan nito. Inangat nito ang mukha ko at pinunasan ng mga luhang sagaan ang lumabas sa aking mga pisngi, "That bastard. Kaya naman pala nangangayayat ka at namumutla dahil sa ginagawa niya." Mahahalata ang galit nito dahil sa paglabas ng litid nito, hinawakan ko naman ang kamay nito bilang pagkalma. Tama na yun lang ang salitang lumabas sa labi ko, dahil sa wala akong masabi, napatingin naman ito sa akin, at napangiti ng matamis, "Sana ako na lang ang nauna sayo, sana ako na lang ang una mong nakilala, sana lang ang lahat dahil huli na ang lahat," malungkot na sabi nito, nagulat ako sa mga salitang sinabi nito, hindi ko alam na may pagtingin ito sa akin, dahil sa pangalawang beses pa lang naman namin nagkita. "Gusto mo bang mawala ang lahat ng galit at sama ng loob mo?" Takang tanong na napatingin ako rito, habang ito naman ay nakangiting nakatingin sa akin, "Ba't kaya ang cute ng mga mata nito?" Pinitik nito ang daliri para magising ako sa malalim na pag-iisip. "Ano?" tanong ko rito kaya naman napalatak ito, ang sabi ko akyat tayo ng parola, at isigaw mo lahat ng sama ng loob mo, gagaan ang pakiramdam mo pag nailabas mo lahat, sabi nito, at hinila na ako papunta sa parolang sinasabi nito, pilit kong hinihila ang kamay ko. Ngunit sadya talagang ayaw nitong bitawan ang mga kamay ko. "I'm scared, saka mataas kaya yung sinasabi mong parola?" Sabi ko rito nang paakyat na kami, nilingon ako nito dahil sa nauuna naman nito, "Don't be afraid, I'm here and no matter what happened, I'm still here to catch you." Natahimik ako sa sinabi nito, iba kasi ang dating nito na tila ba may gustong iparating sa mga katagang binitawan nito, tahimik na sumunod na lang ako rito, habang nanlalambot ang mga tuhod ko, dahil ramdam kong nasa itaas na kami pagbukas nito ng pinto, ay bumulaga sa akin ang napakagandang tanawin, ang dagat na tahimik, habang nasisinagan ng liwanag ng buwan, ang napakaraming bituin sa langit, "It's beautiful, sobrang ganda talaga, at yun lang ang masasabi ko." "Yeah, you're right, it's beautiful like you," sabi nito habang nakatingin sa dagat, "Okay na ba ang pakiramdam mo? Alam mo matagal na kaming magkaibigan ni Drake," pagkasabi nito, ay nagising lahat ng sakit, napatulo ulit ang luha ko, habang napahawak sa dibdib ko, ang iyak ay naging hagulhol na tila ba wala ng bukas, "Isigaw mo lahat ng sakit na nararamdaman mo Isabel, nandito lang ako makikinig," sabi nito habang nakatayo, at nakatanaw sa kalawakan ng dagat. Napatitig ako sa malawak na tanawin habang humihikbi, tama siya, kailangan kong ilabas lahat ng sama ng loob ko. Dahil sa pagod na rin ako, ayaw ko na, pagod na ako Drake,
Pagod na ako sa mga pananakit at pag-iinsulto mo sa akin. Asawa mo ako, at kahit ganun ay mahal pa rin kita. Sobrang mahal na mahal, pero kahit anong gawin ko ay hindi mo ako kayang mahalin. Sigaw ko hinihingal na napangiti ako habang tumutulo ang luha ko. Lucky bastard, bulong nito at nakangiting tumingin sa akin, sana gumaan ang pakiramdam mo. Sabi nito, habang nakalahad ang kamay nito, at ayain akong bumalik na sa baba. You need to be rest, I know you're tired, sabi nito tango ang sagot ko rito, sana after this night maging maayos ang lahat. Puro kalabog at sigawan ang naririnig ko sa labas, nang magising ako kinaumagan, ito na naman po ang masamang pakiramdam na ayaw ko, tila ba bumabaliktad ang sikmura ko, nang makarinig ako ng sigawan sa labas where she is. TJ, ilabas mo ang asawa ko. Bago pa magdilim ang paningin ko sa'yo, tila ba binuhusan ako ng malamig na yelo nang marinig ko ang boses ng taong nagwawala sa labas, ang nanlalambot kong mga tuhod ay pilit kong inihakbang, at nanginginig na binuksan ang pintuan. She don't deserve you. Pare, sinasaktan mo lang, wala ka kagabi kung makita mo lang ang sakit sa mga mata niya lang lahat ng pag-iyak niya. Ngayon alam ko nang masama magalit si TJ, dahil makikita mo talaga rito ang matatalim nitong mata na nakatingin kay Drake. Walang hiya ka TJ, ilabas mo ang asawa ko, kung ayaw mong mapatay kita. Tandang padamdam, namumulang sigaw nito, kaya naman sa takot ko, ay agad akong bumaba at lumapit dito, natatakot ako sa kaya nitong gawin, alam kong kaya ni Drake gawin ang lahat ng sinasabi nito, nang makalapit ako rito, ay agad akong hinablot nito, at mahigpit na hinawakan sa bandang wrist ko, at ramdam ko ang sakit nito. Drake pare, nasasaktan si Isabel, sabi ni TJ habang nakatingin sa akin, siguro ay nakita nito ang pagngiwi ko dahil sa sakit, wala kang pakialam, I can do whatever I want to my wife. So stay away from her. Sigaw nito sabay hila sa akin, hindi ko na nagawa pang lingunin nito dahil sa patakbong hila nito sa akin, pagdating sa sasakyan nito ay isang mag-asawang sampal ang ibinigay nito sa akin, hindi ako umiyak sa halip, ay tinitigan ko ito sa mga mata na siyang ikinagulat niya. Hindi na ako magtataka kung bumukaka ka sa harap nito at nagpagamit dahil sa alam kong malandi ka naman, tinapunan ako nito ng tingin na tila ba nandidiri sa akin, sabay balik ulit ng tingin sa kalsada, walang nangyari sa amin ni TJ, pero kung yan ang nasa isip mo, ay wala akong magagawa, malamig na sabi ko rito, at pumikit para pigilin ang matinding inis para sa asawa kong walang puso, napangisi lang naman ito at hanggang sa nakauwi kami, ay tahimik ang biyahe. Pinakikiramdaman ni Isabel ang asawa habang papasok sila sa mag-ara nitong bahay. Kung saan para sa kanya ay kulungan, nang makahinto ang sasakyan ay nauna siyang bumaba, at nagmadaling pumasok sa kabahayanan na makalat, puro basag na vase, baso at bote ng alak ang makikita, di pa siya tuluyang nakakapasok nang bigla na lang may humila sa mahaba nitong buhok, napaigik ito sa matinding sakit, hindi pa ito nakontento, sinampal pa ito ng ilang beses, dahilan ng pagbagsak nito sa sahig, she tasted blood, at alam niyang putok na naman ang labi nito sa kagagawa ng magaling nitong asawa. Should I've told you stay away from other man? You're disgusting like a trash. Sigaw nito at binigyan na naman ako ng malakas na sampal, halos tumabingi ang mukha ko sa lakas ng sampal nito, this time hindi lang bibig ang dumugo, damaloy na din ang dugo sa ilong ko, pilit kong pinatatag ang sarili ko, tama na ayaw ko nang umiyak, pagod na rin ako sa lahat ng sakit, tinitigan ko ito ng buong lakas habang pinupunasan ang bibig, at ilong ko, tapos ka na ba? Saktan mo pa ako Dre, di ba masaya kang nakikitang nabubugbog? Are you happy seeing me like a trash woman? Sigaw ko rito sabay tawa ng nakakaloko. Itinulak ako nito pahiga sa sofa at doon ginawa ang nais nitong gawin, hinayaan ko lang itong babuin ang katawan ko, hinayaan ko siyang gamitin ako ng paulit-ulit, habang sinasaktan ako, kinakagat, sinasampal at sinasabihan ng masasakit na salita, ito ang dating Drake na kilala ko, nanlalambot man ay pinilit kong bumangon sa pagkakahiga, habang ito naman ay mahimbing na natutulog kung saan nangyari ang pananakit, at paggamit nito sa akin. Pagkakyat ko sa silid ay dito nagsibagsakan lahat ng luhang kanina ko papinipigilan, pinakatitigan ko ang sarili kong puro pasa, at bakas ng ngipin tanda ng pagkagat nito sa akin, ang labi kong putok at ang ilong kong natuyuan na ng dugo, pinipilit kong wag mapahikbi,
Ngunit bigo pa rin ako, akala ko matatag pero mali ako, mahina ako at kahit na anong gawin ko, ay hindi na ako makakatakas pa. Nang tuluyan ko nang maubad ang saplot ko, ay naaga ng atensyon ko ang mantsa ng dugo na nasa underwear ko. Hindi pa naman ako dinadatnan kaya imposibleng magkaroon ako ngayon, napahinto ako sa sarili kong naisip, hindi kaya napaiyak ako sa aking nabatid, bakit ba ngayon ko lang naisip ang bagay na ito? Iwinaksi ko ang malaking posibilidad, at ipinagpatuloy ang paglilinis ng aking katawan, nararamdaman kong mahapdi ang bahagi ng aking pagkababae nang ginamit kasi ako ni Drake, ay madahas ang pamamaraan nito sa paggamit sa akin, gusto ko mang magpumiglas ay hindi ko na ginawa. Paglabas ko ng banyo ay nasa kama na ang asawa ko, madilim ang mukha nito na tila ba galit na galit, pinakatitigan ako nito ng pagkatalamtalim, bakit Isabel? Ganun ka ba nandidiri at kailangan pagkatapos kitang sipingan ay maliligo ka? Gano ba kagaling si TJ? Magaling ba siya sa kama? Mas masarap ba siya? Mas magaling ba siya kesa sakin? Tila ba ninsalto ang pagkatao ko sa sinabi nito? Ganito ba kababa ang tingin nito sa akin, para sabihin ang ganitong kasakit na salita? Napaluha ako sa tindi ng sakit, magang-maga na ang mata ko sa kakaiyak. Matinding sampal ang ipinatikim ko sa pisngi nito, ganun ba kababa ang tingin mo sakin? Oo na malandi ako at si Janelle na ang malinis. Ako na ang malandi, pwede ba Drake palayain muna ako? Hindi ko na kaya, sabay luhod sa harap nito tama na sumosobra na. Malamig na tingin ang ibinigay nito sa akin, habang ako'y nagmamakaawa at sinabing, "You will never escape me. You stay beside me forever and no one can ruin it, kahit pa umabot tayo sa kamatayan." Ang salitang binitawan nito ang nagpapatunay na habang buhay akong makukulong sa magpagparusa nitong kamay, and he's my heartless husband. Ilang linggo na ba ang nakakaraan, simula ng magbago lahat, sa ilang linggo na yun naging malamig ang pakikitungo namin sa isa't isa, lagi itong umuuwing lasing, at nagwawala. Araw-araw akong naglilinis ng mga basag na bote, at baso at kung sinuswerte ka pa, ay mananakit pa ito, nakakasawa nga naman ang palaging ganito, pero ano bang magagawa ng isang tulad ko, isang mahina at takot na babae, dahil sa kagagawa ng asawa kong mapagparusa? Isabel, sigaw nito malamang ay lasing na naman ito. Iniwanan ko ang kasalukuyan kong hinuhugasan, at lumabas at tinungo kung saan ito naroon, nakita ko itong susuray-suray at may hawak ng bote sa kaliwang kamay, habang may nakakapit at hirap na umaalalay rito, napatitig ako sa taong may hawak sa asawa ko, hapit ang damit nito, at nakaluwa na rin ang dibdib nito, napataas ang kilay ko nang mapansin kung halos bukas na rin ang buttons ng long sleeve nitong suot, at may bakas ng mga lipstick sa labi at leeg. Janelle, mapait na tawag ko rito, na siyang ikinataas ng kilay din itong perpektong napadaanan ng eyeliner, maaari mo nang ibaba ang asawa ko. Ipinagduldulan ko talaga ang salitang iyon dito, ako ang higit na may karapatan kay Drake, dahil ako ang legal wife nito, at sino ba siya? Isa lang siyang nakaraan na pilit na naman papasok sa buhay ng asawa ko, at sisirain lahat, inihatid ko na pala si Drake dahil lasing na ito. Just tell him na pasaya talaga niya ako sa ginawa nito, kahit kailan talaga hindi siya nagbago, nakangisi nitong sabi-sabay lapag sa sofa bed ang lalaking hawak nito, pilit kong pinapakalma ang kumukulo kong dugo, ayaw kong makasakit ng tao, at higit sa lahat may munting sakit akong nararamdaman, at alam kong nagsisilos ako, dahil sa mga sinabi nito. Don't worry, I will tell him, wala naman akong dapat ikagalit, sino ba naman ako? I'm just his wife and his slave, that's all. Matapang na sabi ko rito, kahit na pamamasa-masa na ang mata ko sa nagbabadyang luha, taas noo ko itong hinarap, habang ito naman ay nakatayo at nakataas ang isang kilay, na para bang hindi rin papatalo sa kahit na ano. Okay, slave suits you, did you even look yourself? You look pathetic and battered, girl, puro ka pa sa malamang lagi kang sinasaktan niyang asawa mo. Insulto nito at mukhang sayang-saya siya, nakikita nitong bakas ng pananakit ni Drake sa aking katawan, alam mo ba Drake never hurts me like that. Nipitik hindi nito kayang gawin sa akin until now, sabi nito sabay lakad paikot sa akin. Wala akong pakialam, ang gusto ko lang ay umalis ka na sa buhay ng asawa ko, tutal naman ipinagpalit mo na siya, at kasal kayo diba? Tandang padamdam, gigil na sabi ko rito, mukha atang naiinis na rin ito sa sinabi ko.
Hoy babae, wala kang karapatan na sabihin lahat ng nakaraan ko. Me and Drake are meant for each other. Kaya ako bumalik ay para tuparin lahat ng pangako namin sa isa't isa, at hindi kakasali sa pangarap na iyon. Duro nito sa akin sabay lapit tangkang sasampalin ako nito ng maagap kong saluhin ang kamay nito, na siyang ikinaigik nito sa higpit ng pagkakahawak ko. Cry ni Janelle, wag na wag mo padadapuin yung madumi mong kamay sa pisngi ko. Only Drake can do that. Only him. You better go kung ayaw mong kalbuhin kita sa pamamahay ko. May di na sabi ko rito. Ito naman ay hinela ang kamay nitong hawak ko, at matatalim ang matang tumingin sa akin. We're not done, I assure you Drake will be mine again. Sabi nito sabay padubog na isinara ang pinto, ang kaninang nagbabadyang luha, ay tuluyan ng bumagsak. Napatingin ako sa asawa kong mahimbing na natutulog, may biglang sumagi sa isip kong isang bagay na maaari kong gawin, para tuluyan na akong makalaya sa mga kamay nito. Nanginginig ang katawan na bagay tula lang lumabas at tumayo sa gilid ng aking asawa, habang walang tigil ang pag-agos ng aking luha. Hinawakan kong maigi ang kutsilyo at itinaas ito, halos humagulol ako sa pag-iyak, habang nanlalambot ang aking katawan, tinititigan ang mukha ng gwapong lalaki na mahimbing na natutulog. Gusto ko siyang saksakin at itarak ang kutsilyo sa dibdib nito, pero hindi ko kayang gawin, inihagis ko ang matalim na bagay, at napaupo sa sobrang panlalambot, kasabay ng walang katapusang pagluha. Patawarin niyo ako ama sa kasalanan na aking naisip, iyak ko habang walang tigil ang paghingi ng tawad sa puong may kapal. Pupungas-pungas na nagising ang diwa ng dalaga, dahil sa mga kaluskos na narinig nito ng tuluyan ng magising, ay nagulat siya sa kanyang namulatan, pilit niyang iginagalaw ang paa, at kamay pero hindi nito magawa. Naramdaman niya ang hapdi sa magkabilaan nitong kamay. At ganun na lang ang gulat niya nang mapagtanto nito na nakatali pala ang kamay at paa nito sa kama. Drake tawag nito ngunit wala naman sumasagot, pilit niyang ginagalaw ang kamay at paa. Ngunit sadyang mahigpit ang pagkakatali nito nang may dalawang balto na lumabas, at nakita nito ang asawang nakayakap sa bewang ni Janelle, habang ang babae naman ay may hawak na baril at itinutok ito sa kanya. Nanlamig ang buo nitong katawan, habang walang patid ang pagluha. Bakit kailangan mangyari ang lahat ng ito? Bakit kailangan humantong sa ganitong paraan? Please don't, pagmamakaawa nito sa dalawang taong kaharap nito, habang umiling, napangisi naman ang asawa nito, habang ang kasama nito ay napahalakhak. Sabi ko naman sayo eh, Drake and I will be together sabay kasa sa baril, at tutok ulit nito sa kanya. Shoot her love, sabi ng asawa nito sabay agaw ng baril kay Janelle, at itinutok ito sa kanya. Makikita sa mga mata nito ang galit and in one blink. Tagaktak ang pawis at luha ang napabalikwa si Isabel, panaginip lang pala, habulang hiningang napatayo ito, at nagtungo sa banyo para maghilamos. Hindi niya namalayang nakatulog pala ito, marahil sa tindi ng pagod, at sama ng loob, dahil sa encuentro nila ni Janelle, napatitig siya sa salamin at napansin ang pamamayat nga nito, pati na rin ang maputla nitong kulay, siguro ay sa tindi lang ng pagod kaya ganito ang kulay nito. Nang makababa ito ay napansin nito ang asawang nakamasid dito, at tila ba pinag-aaralan ang galaw nito. Hindi niya ito tinapunan ng tingin, sa halip, ay taas nuo siyang naglakad sa harap nito. Kahit pa nga nangangatog na ang tuhod nito, nadulot ng pagtitig ng asawa, nang makarating ng kusina ay naghalungkat ito ng makakain. Hindi niya alam pero parang may nais itong kainin na hindi naman niya kinakain dati. Abala siya sa pagpapak ng cheese ng makar, inig siya ng yabag papalapit rito. Hindi na niya kailangan pang lumingon, dahil alam niyang asawa niya ang nakatayo sa likuran nito. Did Janelle tell something to you? Tanong nito na siyang ikinapanting ng tenga nito. Wala, ano naman ang sasabihin niya sa akin? Pabalag na sagot ko rito, bahala siya kung saktan niya ako, basta ang akin lang, kung ayaw na niya sabihin na lang niya, para wala nang usapan pa. You sure? Ulit na tanong nito, kaya padubog siyang tumayo at hinarap ito. Ano bang sasabihin niya? Importante ba at ganyan kakinteresado ha? Sigaw niya rito at iniwan nitong natulala, maaring nagulat ito sa ginawa nitong pagsigaw. Nang makarating sa sala ay naupo ito, at ipinikit ang mga mata. Nakaramdam na naman kasi ito ng matinding hilo, hindi niya maintindihan ang sarili, dahil may time nasusuka siya, at madalas ay nahihilo naman siya, nanatili siya sa ganong posisyon ng makarinag na naman siya ng yabag. Are you okay? You look pale, tanong nito kaya napapikit itong mabuti.
dahil sa tindi ng nararamdaman. "Don't mind me, I can handle myself," matabang na sagot ko rito at hinayaan na lang ito. "Are you sure? Pero maputla ka at medyo namayat ka, let's go to the hospital." Napamulagat ito at pilit na pinatatag ang tayo kahit na pa nga nahihilo ito. "Bakit Drake? Kailan ka pa nagkaroon ng interest sa akin? You told me I'm just your bed warmer, maybe I'm just your wife but not your loved one. We married but that was a papers only, and no attached feelings." Napangildang luhang saad nito sa asawa, habang ang asawa naman nito ay nakatitig ng matiim rito. Napapansin nito ang pagbagsak ng katawan ng kanyang may bahay, at natatakot siya na baka may sakit nga ito. Kakaiba rin ang pabago bago ng mood nito, mabilis itong mairita sa simpleng salita lamang. "Huwag mo na lang akong pansinin Drake, mas mabuti siguro kung ganito na lang tayo para wala nang masaktan pa." Matabang na sabi ko rito, labagman sa kalooban ko, pero mas mabuti na nga siguro ang ganito. Mahal ko siya pero alam kong iba naman ang mahal nito. Kaya mas mabuti pa sigurong siya na lang ang umiwas, tutal naman siya lang naman ang hadlang sa kanila ng ex nitong si Janella. "What are you saying, Isabel?" Inis na sigaw ng asawa nito, at mahigpit itong hinawakan sa braso, sabay yugyug ng malakas, nahihilo siya sa ginagawa nitong pagyugyug, kaya naman napahawak ito sa mga braso ng asawa. Pilit niyang binabaklas ang kamay ng asawa nitong baon na baon sa braso nitong kumikirot na, nararamdaman nitong bumaon ang kuko nito. At ganung na lang ang sakit na nararamdaman nito, tinitigan niya ang mata ng asawang tila bagalit. "Stop it Drake. You hurt me, kung gusto mo bumalik ka na lang kay Janella, tutal naman kayo ang bagay." Sigaw nito sabay tulak sa asawa, at mabilis na tumakbo, nakakilang hakbang pa lang ito nang mahablot ng asawa ang mahaba nitong buhok, at walang pasintabing hinela ito pabalik, napaigik naman ito sa sakit na naramdaman, tila ba nalapnos ang anit nito sa pagsabunot nito. "Kailan ka pa natutong lumaban? I care for you because you're my wife, Isabel." Sigaw nito sabay tapon sa akin sa sofa bed. Mapangahas ako nitong hinalikan masakit at mapagparusa ang paraan nito. Nangilid na lang ang luha ko, habang madahas nitong pinunit ang damit ko, at tanging saplot panloob na lamang ang itinira nito. Wala itong pinatawad pati ang natitirang saplot nito, ay sinira ng abuso nitong asawa. "Did I tell you, don't make me mad? Hindi ako umimik, sa halip ay hinayaan ko ito sa nais nitong gawin, tulad ng inaasahan walang sawa ako nitong ginamit hanggang sa magsawa ito." Napaungol ito nang marating nito ang rurok ng kaligayahan, habol ang hininga itong napatayo at isa-isang pinulot ang mga nahubad nitong saplot. Habang siya naman ay nanatiling nakahiga, at yakap ang hubad nitong katawan, nahihiya siya sa asawa, kahit pa nga ilang beses na niya nakita ang katawan nito. "You better rest. You look sick. I'll be back, just wait for me." Sabi nito sabay akyat sa taas. Pagbaba nito, may dala na itong shirt at boxer shorts nito, wear this sabay tapon nito sa kanya. Gusto niya itong tanungin pero nahihiya siya, at hindi alam ang sasabihin nito. Mukha atang nakaramdam ang asawa, kaya ito na mismo ang nagsabi. "Me and Drake have a important meeting, may pag-uusapan lang kaming importante, after that I'll be home early." Sabi nito habang inaayos ang long sleeve nito, si Drake. Na naman, ano naman kaya ang pag-uusapan nila? "Okay lang, hindi naman ako demanding na asawa, you can do whatever you want with her." Nasabi ko rito at hubad na naglakad paakyat sa silid ng makarating ako, ay agad kong isinara ito at nagtungong banyo, para linisin ang sarili. Na paiyak na lang ako sa samot-saring nararamdaman, nagseselos ako at yon ang totoo, pero kahit ganun pa man ay wala akong magagawa. Dahil kahit ano pang sabihin ko ay kay Janella parent ito. Ang pangakong agad itong darating ay napako. Ano pa nga ba ang aasahan ko sa asawa ko kung ang kasama naman nito ay ang tunay na mahal nito? Mabigat ang katawan na bumangon ako sa sofa, dahil sa dito ako natulog para hintayin ito. Naaawa ako sa sarili ko, pakiramdam ko kasi para akong nanlilimos ng pagmamahal nito. Patapos na akong magbihis para pumuntang hospital, nang biglang nagring ang telepono ng bahay. Agad kong sinagot ito. "Hello." Sagot ko rito, hindi kumibo ang nasa kabilang linya, hanggang sa marinig ko ang boses ng babaeng sumeryo na sa araw ko. "Drake darling, where have you been? Bakit naman ang tagal mong maligo? Naiinip na ako," sabi nito. "Nakaramdam ako ng sakit." "Ano ka ba naman, Isabel? Alam mo nang niluluko ka at heto ka pa rin nagpapaluko. Burl ng utak ko,
Natatawa ako dahil mukha atang nasiraan na ako ng bait. Did you wait me? Tanong ng baritonong boses, hindi ba obvious? Sagot ng utak ko, hindi ako kumibo. Pinakiramdaman ko ang paghinga nito sa kabilang linya. I have to go, Drake, I'm going to the hospital, magpapa-check up ako today. Sabi ko rito, nakarinig ako ng pagbagsak sa kabilang linya, at ang galit ng babaeng kasama nito, why did you do that? Sigaw nito at halata ang galit sa boses nito, wait me there, I will go home right now. Sabi nito na kinontra ko agad, no. I don't need you, saka isa papagod na akong maghintay sa'yo, I can take care myself. Hindi ko nahinintay pa ang sagot nito at agad kong pinatay ang tawag. Tula lang naglalakad si Isabel papunta sa hindi kilalang klinik, alam kasi nito na hahanapin ito ng asawa, dahil sa kabastusan na ginawa nito, at isa pa alam niyang hahalugugan nito ang kilalang hospital, makita lang siya, kaya napagdesisyonan nitong pumunta sa alam niyang hindi siya matatagpuan. Maraming tanong ang gumugulo sa isipan nito, at hindi nito alam ang gagawin, beep. Tandang padamdam, beep. Napahawak ito sa dibdib sa tindi ng nerbiyos na naramdaman. Kahit natulala ito ay alam naman niyang nasa tamang daan siya, at ayaw pa niyang mamatay. Napalingon nito, sa pinanggalingan nito, at ganun na lang ang tuwang nadarama nito nang makita nito ang binatang nakangiti, at nakalabas ang ulo sa bintana ng mamahalin na sasakyan nito. Namiss talaga niya ito dahil pagkatapos ng matinding pagtatalo ng binata, at asawa nito ay matagal niya itong hindi nakita, alam niyang umiiwas ito at naiintindihan naman niya ito, alam mo. Hindi mo bagay maglakad ng mag-isa, do you mind if I join you? Masiglang bati nito sa akin, tumango ako bilang sagot, at agad itong bumaba sa sasakyan nito, at sinabayan ako maglakad. Tahimik lang kami at nagpapakiramdaman, habang naglalakad, may time na titingin nito sa akin at paglilingunan ko ito, ay babawi rin ito ng tingin, ang layo na nang nilakad natin, san ba talaga tayo pupunta? At saka nasan ba yung siraulo mong asawa? Pagbasag nito sa katahimikan, nginitian ko lang ito at muling nagpatuloy sa paglalakad. Alam mo ang laki ng ipinayat mo? Ano bang pinapakain sa'yo ng asawa mo? At bakit mag-isa ka lang naglalakad? Napangiti ako sa marami nitong tanong. Alam kong concern lang ito sa kalagayan ko. You're talkative, maiksing sabi ko rito. Napakamot ito sa ulo, at namumula ang mukha. Halatang nahiya ito sa sinabi ko, kaya naman, I'm going to the clinic. Magpapa-check up kasi ako, medyo hindi kasi maganda ang pakiramdam ko nitong nagdaang linggo. Nakangiti ko sa tanong nito, nakita ko ang pag-aalala nito kaya naman inunahan ko agad ito, kung magpapa-check up ka, bakit naglalakad ka at hindi hospital ang puntahan mo? Bakit sa clinic pa? Ang alam ko yung natatanaw ko ay clinic ng Bergy.at ang layo ng pinuntahan natin, reklamo nito sa akin kahit kailan talaga ang daldal nito. CJ, huwag ka nang madaldal, naririndi na ako sa'yo ha, kaya dito ako pumunta ay para hindi ako hanapin ng asawa ko. Sabi ko rito na siyang ikinatahimik nito, malamang may iniisip ito dahil hindi na ito kumibo pa. Bakit? Sinasaktan ka pa rin ba niya? Hindi pa rin ba siya nagbabago? Seryoso nitong tanong. Hindi ako kumibo, sa halip ay hinela ko ito. Papasok sa isang barangay hall at kumatok sa isang maliit na pinto. Nang pagbuksan kami ay bumungad sa akin ang isang ginang na may ngiti sa labi. Hello, anong maipaglilingkod ko sa inyo? Magiliw na bati nito sa amin. Bigla ko tuloy na alala si Nay Linda, kamusta na kaya ito? Miss ko na siya, sana magkita kami ulit ng ginang. Good morning po, narito po sana ako para magpakonsulta. Magiliw na bati ko rito at nang paupuin kami ay pinakatitigan ako nito. So what's the problem iha? May masakit ba sa'yo? May mga bakas ng pasa ang iyong mukha, at mga braso, ito ba ang ipapakonsulta mo? Mahabang saad nito at inobserba ang katawan kong pagaling na galing sa pananakit ng aking asawa. Nako, hindi po iyan ang ipinunta ko rito. Nitong mga nakaraang linggo po kasi, ay nakakaramdam ako ng kakaiba sa aking katawan, kaya po sinadya kong magpunta rito. Pag-iiba ko ng usapan, ayaw kong pag-usapan ang pananakit na pinagdadaanan ko. Dahil pinangangalagaan ko pa rin ang pangalan ng aking asawa, lalo na't kilala itong tao, napataas ang kilay ng ginang pero kalaunan ay ngumiti ulit. Okay, ano ba ang nararamdaman mo iha? Tanong nito, kaya naman inisa-isa ko ang mga kakaibang nararamdaman ko. Madalas po kasi ako mahilo at laging inaantok, maiksing sagot ko dahil yun naman talaga ang totoo. Napao ang bibig ng ginang nang sabihin ko ito sa kanya.
Ilan buwan ka na bang delayed? Tanong nito, oo nga, halos magtatlong buwan na akong hindi dinadatnan. Almost 3 months na po, sagot ko na yang lalong ikinangiti nito. So nagkakaroon ka na ba ng hinala kung bakit ganyan ang nararamdaman mo? Tango lang ang sinagot ko at nilingon ang binatang tahimik lang na nakikinig. Great, but before natin I assured you need the test, here may inabot itong maliit na kahon at nang makuha iyon. Ay pumasok ako sa maliit na banyo at sinimulang basahin ang instruction, may laman itong tila papel na color blue, mukha rin itong popsicle stick, at ayon sa nabasa ko pag naging pink ang kulay nito, ay positive ang results. Nanlalamig na umupo ako sa bowl ng banyo, at pikit matang hinintay ang resulta ng pregnancy test nang imulat ko ang aking mga mata, ay ganun na lang ang pagtulo ng aking luha, wala sa sariling napahawak ako sa tiyan ko, may buhay na nabuo rito sa loob nito. Paglabas ko ay matiim na nakatingin sa akin si TJ at ang doktor na namamahala sa clinic, nang ipakita ko ang kulay nito ay ngumiti ang ginang at binati ako nito, congrats iha, magiging mommy ka na. Magiliw na bati nito sa akin at napangiti ako sa sinabi nito, tama siya, magiging ina na nga ako, marami itong bilin at may nirekomenda itong OB para sa akin, ingat iha. Congratulations Mr. Magiging daddy ka na, biro nito kay TJ na siyang ikinangiti nito. Salamat po, maiksing sabi nito. Aba ang loko, pinanindagan ang pagiging daddy, nang makapagpalam na ay magaan ang aking pakiramdam. Sa wakas magkakaroon na rin ako ng makakasama yung mamahalin ako ng walang kahati, at yun ay dahil sa baby na nasa sinapupunan ko ngayon. Imit lang kami ng binata habang naglalakad pabalik sa pinag-iwanan nitong sasakyan, walang gustong magsalita, at pareho lang kami nagpapakiramdaman, hanggang sa hawakan nito ang kamay ko, takang napatingin ako rito, can we talk? Mahinang sabi nito, kaya naman napatungo na lang ako bilang sagot, kanina kasi nang malaman namin na buntis ako, ay naging tahimik ito at tila ba malalim ang iniisip. Pinagpasyahan naming umupo sa pinakamalapit na parke, habang pinanood ang mga batang masayang naglalaro, nanatili kaming tahimik, ilang minuto rin kaming ganon, hanggang sa ito na mismo ang nagsalita, so you're pregnant, what's your plan? Are you even tell this to your husband? Tanong nito ay hindi ko alam ang isasagot. Alam mo TJ, don't know? I'm scared that yun lang ang naisagot sa tanong nito, ang simple lang naman, pero para itong math problem na maraming formula bago masagot. You know what? I'm thinking a crazy things right now. Napatitig ako rito habang ito naman ay nakatingin sa mga batang naglalaro. What? Tanong ko, kaya naman napatingin nito sa akin. I'm thinking if you run away with me, ngayong alam kong buntis ka. He said, nagulat naman ako, pero alam ko naman na nag-aalala lang ito sa kalagayan ko. Lalo't nalaman nitong nagdadalang tao ako. Salamat TJ, I'm happy that you're always here. When I'm down at walang masandalan, masaya ako dahil naging kaibigan kita, napayuko ito nang sinabi ko ang kaibigan. Yeah, maybe kaibigan lang ang role ko sa'yo, but Isabel, I can be a father to your unborn child. I can sacrifice everything for, and for the baby. Mahal kita, hindi mo maramdaman yon. Malungkot na sabi nito, nakikita ko rin sa mga mata nito ang nagbabadyang luha sa kanyang mga mata. Alam kong may lihim itong pagtingin sa akin, at hindi ako tanga para hindi maramdaman iyon, mahal ko ito pero hanggang kaibigan lang, ako na mismo ang humawak sa kamay nito, at sinabing, you know what, kung nauna ka lang sana kay Drake, maaaring ikaw ang nagustuhan ko, pero hindi kita nakilala sa mga panahon na iyon, at siguro hindi talaga tayo para sa isa't isa, sabi ko rito, kinuskus naman nito ang mata at ngumiti sa akin. Always remember I am waiting for you. Isang tawag lang at darating ako. Pagkasabi nito ay niyakap ako nito ng mahigpit, na bigla man ay gumanti rin ako ng yakap. At saka nagtawanan, binibiro ako nito at ganitong TJ ang nakilala ko, masayahin at palaging nakangiti, nang magtatakip silim na ay napagdesisyonan na namin umuwi, malamang nasa bahay na si Drake o baka naman na kay Janelle ito, at masayang kasama ang dating kasintahan. Napabuntong hininga ako sa naisip magkakaanak na kami nito, pero ayon at nasa babae niya ito, ayaw ko naman na manlimos kami ng awa sa ama nito. We're here and I can see your husband staring at my car, he looks angry like a hell,
Sabi nito kaya naman napatingin ako sa asawa kong madilim nang nakatingin sa amin, dahil sa hindi naman tinted ang sasakyan ng binata, are you sure you will be okay? Parang hindi yata kita kayang iwan, alangan na sabi nito, ngiti ako rito I'm okay, I can handle this, syempre ayaw ko naman na may mangyaring masama sa baby, pagkasabi nun ay bumaba na kami sa sasakyan, di pa man ako nakakalapit ng tuluyan, ay hinela na ako agad ng asawa ko, at itinago sa likod mahigpit ang paghawak nito sa pulsuhan ko na tila ba walang balak na bitawan. Why did I tell stay away to my wife? Galit na sigaw nito kay TJ, halata ang matinding galit nito para sa binata, pero si TJ ay tila ba walang balak na patalo, dahil sa halip na kay Drake ito tumingin, ay nasa akin ang atensyon nito, ngiti lang ako dito at sinenyas ang umalis na bago pa sila magkasakitan ng asawa ko. Why Drake? Are scared that one day your wife will be loose to you soon, may paghahamon na sabi nito, at pagak na natawa, tila naman nainis ito at isang malakas na suntok ang tumama sa mukha ng binata na siyang ikinasigaw ko. Nagpalitan sila ng suntok at tila ba walang balak patalo sa isa't isa. Nakakita na ako ng dugo sa mukha ng mga ito, kaya naman tila nakaramdam ako ng panlalambot ng katawan, kahit na anong gawin kong pag-awat sa mga ito. Ay di sila nakikinig na tatakot naman ako, na baka pag pumagit na ako, ay ako ang masaktan at mapano pa ang bata, tumulo ang luha ko at napaupo sa sahig, habang pinagmamasdan ang dalawang walang sawang nagsusintukan, hanggang sa dumating si Clinton para pahintuin ang mga ito, ano ba? Tandang padamdam, bakit kayo nagsusuntukan sa gilid ng kalsada, sito nito sa dalawang masama ang titig sa isa't isa. Dinuro ito ni TJ akala mo hindi ko alam ang ginagawa mong pananakit kay Isabel. Tandang padamdam, pare babae siya, ang liit ng katawan niya para saluhin lahat ng mabibigat mong kamay. Walang hiya naman o, sigaw nito sa asawa kong madilim ang mukha, hindi ito nagsalita, sa halip ay lumapit ito sa akin, at pasabunot na hinela ang mahaba kong buhok, pilit akong hinihila sa harap ni TJ, habang nakangisi. Bitawan mo siya, sigaw ni TJ na nagpupumiglas habang hawak ito ni Clinton, bro, anong ginagawa mo sa asawa mo? Sigaw rin ito at binitawan si TJ, huwag kayong lumapit dahil pagbalik-balik terin nyo man ang mundo asawa ako ng babaeng ito, at wala kayong magagawa. Binitawan ito ang buhok ko at hinilang papasok sa gate ng bahay, habang ang dalawang lalaki ay naiwang natigilan, malandi ka rin no. Tandang padamdam. Ilang beses ko bang sasabihin sayong lumayo ka, sa kahit na sinong lalaki lalo na ang TJ na yon. Sigaw nito habang galit na naglalakad sa aking harapan, at sabunot ang sariling buhok, ayaw kong magsalita at baka makatikim na naman ako, kailangan kong magingat lalo't may baby nang nabubuhay sa sinapupunan ko, pak, sampal nito sa akin, ngunit hindi ko ito ininda, hanggang sasakalin ako nito, pero hindi ako pumalag. At yakap ang tiyan na prinoprotektahan ko. Napatingin ito sa mata ko, are you done? Kung tapos ka nang saktan ako, ay aakyat na ako sa taas para makapagpahinga. Saad ko rito, nakita ko ang pagtataka sa mga mata nito, dahil dati naman ay halos magmakaawa ako, pero iba ngayon kailangan tiisin lahat, para sa bata, kailangan kong sabihin ang tungkol sa magiging anak nito, baka pag sinabi kong buntis ako, ay magbago ang takbo ng buhay ko, at hindi na ako sakta nito kailanman. Malungkot na naupo ang dalaga habang walang tigil ang luha nito sa pinanunod na balita, laman kasi ng balita ngayon ang asawa nito, nagkabalikan na raw for real ng ex-girlfriend nitong si Janella, napakasakit isipin na ang taong pinag-alayan mo ng lahat, ay siya pang mananakit sayo, kaya pala hindi ito umuwi simula nang mangyari ang santokang naganap sa pagitan nito at ni TJ. Pinahid nito ang luhang walang tigil sa pag-agos, at kinausap ang tiyan nitong hindi pa naman halata, paano ba yanak tayong dalawa na lang talaga. Malungkot na kausap nito, wala siyang magagawa kung si Janella talaga ang mahal nito, ang kanya lang sana ay palayain na siya ng asawa niya, para makapamuhay ito ng mapayapa kasama ang magiging anak nila, hindi pa niya nababanggit ang pagdadalang tao nito rito, at kung sakaling dumating sa puntong palayain siya nito, ay hindi na niya sasabihin pa, para ano pa. Ang saktan at maliitin rin ito gaya ng ginawa nito sa kanya.
Buntong hininga siyang tumayo at pinatay ang TV kung saan pinag-uusapan ang asawa nito. At ang ex-girlfriend nitong kung makakapit ay parang lintas sa braso ng asawa, buti pa si Janela nangingitian niya samantalang ako ay tila napakalaki ng nagawa nitong kasalanan para saktan siya nito ng sobra, tila ba nasisiraan ako ng ulo sa mga naiisip ko, matinding selos ang nararamdaman ko, nagtungo akong kusina at doon naghalungkat ng makakain. Hanggang sa naaga ng pansin ko ang Eden cheese, my mouth watering when I saw the cheese, kaya naman agad kong binuksan ito, at kinagat agad iyon. Nasa kalagitnaan ako ng pagkain ng may mga kamay na yum-akap mula sa likuran ko. Base sa amoy kilala ko ito, kinalikan ako nito sa leeg pababa sa balikat ko, napapikit naman ako sa sensasyong nararamdaman, bakit yan ang kinakain mo? I brought you some food and it's delicious, bulong nito sa tenga ko, hindi ako umimik at napapikit na lang sa moment na ito, matagal rin kasi nang huli kong maramdaman na ganito siya, at tila ba gustong gusto kong amuyin ang mabango nitong pabango na nakaka-addict sa bango. Come let's eat, aya nito sa akin sabay hila papunta sa mesa, mukha atang good mood ito, at ayaw niyang sirain iyon, ano ka ba Isabel may ginawa kasi siyang kasalanan kaya inaamo ka niyan. Tuldok-tuldok tandang padamdam, sigaw ng utak ko iwinaksi ko ang isipin na iyon, at ipinilig ang ulo, are you okay wifey? Tanong nito umiling lang ako rito bilang sagot, nang buksan nito ang dala nitong pagkain, ay tila ba bumaliktad ang sikmura ko, at patakbong nagtungo sa lababo para doon magsuka ng magsuka, nanginginig ang katawan na nagmumug ako at humarap rito. Ilayo mo ang pagkain na yan Drake please I'm begging you. Dat pagmamakaawa ko rito, kita ko ang pagdilim ng mukha nito. At napapikit ng mariin marahil ay pinipigilan ang sobrang pagkainis, nang magawi ulit ang paningin ko sa pagkaing dala nito, ay nasuka na naman ako at bumalik sa lababo, para ilabas ang gustong lumabas, pati Ate Bituka ko ay lalabas sa kakasuka, nakaramdam ako ng ginhawa ng may humaplos sa likod ko, nang matapos magsuka ay may inabot itong isang basong tubig, nagpasalamat ako rito at ininom iyon, sana ganito siya palagi pag nakakaramdam ako ng sickness sa pagbubuntis. You look pale, halika na umakyat na tayo sa taas, mahinang sabi nito at inakay akong paakyat, nang natug ang mga tuhod kong naglalakad, at tila ba wala akong lakas, baka may lakad ka. Pwede ka nang umalis pagkahatid mo sa akin sa taas. Sabi ko rito napatingin naman ito sa akin at pinagpatuloy ang paglalakad ng makarating sa silid, ay inihiga ako nito, binihisan at inasikaso, nakakapagtakaman pero sinamantala ko na lang, dahil sa simula ng ikasal kami ay hindi ko naranasan ang ganitong pag-aalaga niya, at sana hindi na matapos pa itong ganitong siya. You know what, ngayon ka lang naging ganito sa akin Drake, bulong ko rito nang tabihan ako nito at yakapin ng mahigpit. Sana ganito ka palagi, mahal na mahal kita, sabi ko rito habang isiniksik ang katawan ko sa mainit nitong katawan, gusto ko ng ganito masarap sa pakiramdam, natigilan man ito sa sinabi ko ay niyakap pa rin ako nito ng mahigpit, habang haplos ang buhok ko, hanggang sa tuluyan na ako ng inantok. Drake, mahimbing na natutulog, maamong mukha na napakasarap pagmasdan. Pinakatitigan ko ang mukha ng babaeng ni minsan ay hindi nawala sa isip ko. Itong mga nakaraang araw ay naging abala ako sa negosyo. At pagtulong para sa problema ni Janela, humingi kasi ito ng tulong sa akin. Dahil sa gusto nitong bumalik sa pagmumodelo na matagal nang natigil. Dahil nga sa nakapag-asawa na ito, na mi-misinterpret yata ng mga tao ang tungkol sa amin. At kung bakit kami madalas magkasama, ang totoo niyan si Isabel lang ang laman ng isip ko. Kahit pa nga madalas ko itong masaktan, napahawak ako sa braso nitong maliit na papansin ko kasing namamayat ito, at laging maputla, hindi ko maikakailang unti-unti na itong nakakapasok sa puso ko, kaya nga gustong magbago para sa kanya, hindi ko lang nagustuhan yung araw na nasa business trip kasama si Janela, dahil ito ang napiling magmodelo para sa proyektong gagawin, at minadaling umuwi para lang masamahan itong magpatingin sa doktor. Ngunit wala na palang sakit pa nang makitang ang babaeng mahalaga sa buhay ko. Ay masayang kasama ang kaibigan kong tinuring ko pang kapatid. Tila ba nasagad na ang galit na nadarama ko, kaya naman hindi ko napigilan ang aking sariling saktan ito.
At natatakot akong baka sa huli ay iwan ako ng asawa ko, at ipagpalit sa kaibigan ko. Lahat ay masakit na alaala ay tila ba nagbalik ng hamonin ako nitong aagawin si Isabel, mababaliw ata ako pag nangyari yon, dahil sa mga panahon na ito ang asawa ko na lang ang kinukuhanan ko ng lakas, at dahil sa kanya kung bakit ako nagsisikap para na rin sa magiging anak namin, hinalikan ko ito sa noo, at sinabing pipilitin kong magbago dahil sa mahal na ata kita. Bulong ko sa natutulog nitong diwa. Wala na siguro pang masasaya pa sa mga araw na nagdaan. Nakikita ko kasing malaki ang pinagbago ni Drake at yun ang pinakamasayang pakiramdam na naranasan ko sa piling nito. Naging maalaga ito sa akin at palagi siyang nasa tabi ko, para paligayahin ako. Madaming sana ang nasa isip ko, sana hindi na magbago ito. Sana hindi na matapos pa ito. Natatakot kasi ako na bigla na lang masira at magtapos ang mga sandaling ito, at maiwan akong luhaan sa bandang huli. Sure ka na okay lang na maiwan ka? Kung di lang importante itong meeting ay ayaw kitang iwanan, malambing na sabi nito habang pinaglalandas ang daliri sa gitna ng dibdib ko, pataas sa tuktok nito, kapwa kaming walang saplot dahil kakatapos lang namin. Ano ka ba, hindi naman ako aalis eh, hihintayin kita, may sorpresa ako sa'yo, pakandat na sabi ko rito habang ito naman ay abutte nga ang ngiti, tama nga ako malaki na nga ang pinagbago ng lalaking ito, at mahal na mahal ko ito. Masaya ako dahil tila ba dininig ng langit lahat ng panalangin at katanungan ko rito. Nang makapagbihis ang asawa ay napagdesisyonan na rin itong bumangon at mag-ayos, kailangan maaga siya ngayon dahil ngayong araw mismo niya sasabihin ang magandang balita. Para sa asawa nang lumabas ito galing banyo ay naka-formal attire na ito, lumapit ako rito at inayos ang kurbata nito, habang ito naman ay nakatitig lang sa akin, nakakabighani ang bawat titig nito. You look happy, wifey. Sabi nito sabay hapit sa bewang ko, at napangiti naman rito. Yes, hubby, I'm happy, very happy. Pagkasabi ko ay yumakap ako rito, at gumanti rin naman ito ng yakap at hinalikan ako sa noo. Come home early, I have a surprise to you. Dot may ningning sa mata nito nang sabihin ko ang surprise ang sasabihin ko. Alam kong excited rin ito. Okay, I'll be home early. Just wait for me. Pagkasabi nito ay isa pang halik ang iganawad nito sa lips ko, masarap at nakakalasing nang siya na mismo ang pumutol sa halikan namin, I think I better go, baka kung saan na naman umabot ito, sabi nito. Napatawa ako sa sinabi nito kaya ako na mismo ang nagtulak rito palabas, isa pang halik at tuluyan na itong umalis. Magaan ang paa ko habang patungo sa loob ng bahay, masarap sa pakiramdam ang lahat ng ipinapakita ng asawa nito, sino ba siya para tanggihan ito? Isa lang naman siyang asawa na naghaanggad ng pagmamahal nito. Kumakanta si Isabel at sinasabayan ang kantang You ng Carpenters, nagluluto kasi siya ng espesyal na hapunan para sa asawa nito, ilang oras na lang at darating na ito, magaan ang bawat kilos niya habang napapangiti sa naisip nitong pag sinabi niyang magkakaanak na ito ay magtatalon nito sa tuwa gaya niya. Gusto rin niya itong ibalita sa ama nito dahil sa matagal na rin itong nanghihingi ng apo. Tiyak na matutuwa rin iyon. Nakailang ikot ito sa salamin habang pinagmamasdan ang sarili. Medyo umuumbok na ang tiyan nito pero di pa naman halata kung hindi mo alam na buntis ito. Napangiti ito ng makarinig ng ilan beses na doorbell. Bakit kaya magdo-doorbell pa ito eh? Pwede naman pumasok na lang ito sa bahay. Gusto pala nitong may sorpresa ito. Baka may pakulo itong nalalaman. Muli siyang umikot sa salamin at ngumiti ng pagkatamis-tamis. Mabilis ang mga paang bumaba ng hagdan, at masayang salubungin ang asawa nitong masayang naghihintay sa labas ng kanilang tahanan. Ang aga mo ata, hubby, sabi nito sa masayang, ngunit ganun na lang ang pag-iba ng ekspresyon ng mukha nito nang makita ang taong hindi nito inaasahan, ano na naman bang ginagawa nito rito, at tila ata nakakaramdam siya ng malakas na kabog sa dibdib, napataas ang kilay ng kaharap nito, habang nakakrus ang kamay, missed me. Sabi nito at napahalakhak, ito na ba ang sinasabi kong pagkatapos ng kasiyahan ay siya ding kalungkutan? Janelle, bulong ko sa pangalan nito. Bakit andito na naman ang babaeng ito? Sisirain na naman ba niya ang lahat? Ganitong nagbabago na si Drake. Matindi ang kabog ng dibdib ko, kinakabahan ako sa pakay niya, pinagpapawisan ako ng malagkit sa tindi ng kabang na darama ko.
Anong ginagawa mo rito? Pilit kong pinatatag ang sarili, kahit pa nga gusto kong bumigay. Nanlalambot ang aking mga paa, at tila ba wala akong lakas, habang ito naman ay nakangisi. Napataas ang kilay nito sa tanong ko. Well, I'm just came here to say that I'm pregnant. Pagmamalaki nitong sabi sa akin, kinukutuban ako sa sinabi nito, ngunit isinantabi ang lahat ng iyon dahil nga sa ayaw kong mag-jump na lang sa maling akala. Congratulations! Maaari ka nang umalis sa pamamahay ko, saad ko rito. Hindi mo man lang ba tatanungin kung sino ang ama ng batang ito? Matapang na sabi nito, kita ko sa ngiti nito ang ngiting tagumpay. Wala akong pakialam sa kung sino man ang ama ng dinadala mo. You better go, bago pa kita sabunutan. Tandang padamdam, inis na sabi ko na uubos na ang pasensya ko sa babaeng ito. Nakaraan na siya na hindi na kailangan pang balikan. Ako ang kasalukuyan, kaya dapat ako lang at wala ng iba. Halos mapunit ang ngiti nito sa akin, mababakas ko ang kasiyahan sa mukha nito. May ibinalibag ito sa mukha kong sobre at alam kong ang laman nun ang babago ng lahat. Oh! Ayan, tignan mong mabuti, gumising ka sa katotohanan, Isabel. Sigaw nito sa pagmumukha ko. Nanginginig man ay pinilit kong buksan ito, at ganun na lang ang tindi, nang sakit na nadarama ko nang makita ang larawan ng asawa kong hubot-hubad at nakayakap ito kay Janella. Milyong-milyon na karayom ang tumarak dito at tila ba nahirapan akong huminga sa nakita ko. You see, so alam mo na siguro kung sino ang ama ng batang dinadala ko. Sabi nito, napahagulhol ako at hindi ko nakinaya pa ang emosyong nadarama ko. Bakit? Bakit mo ako pinarurusahan ng ganito? Tanong ko sa may kapal, napaupo ako sa sahig at walang tigil na naiyak. Hindi pa ito nakontento, may itinapon itong ultrasound na nagpapatunay na nagdadalang tao rin ito kagaya ko. Masakit at parang hindi ko kayang tanggapin ang lahat ng sakit. Napatingala ako nang may marinig akong takong na lumapit sa akin. Alam kong si Janella ito, kaya naman tiningala ko ito at doon ko nakita ang malademonyo nitong ngiti. You look pathetic and worthless. Sabi nito sabay sampal ng malakas sa kanan kong pisngi, tila ba manhid na lahat ng katawan ko. At wala na akong maramdaman, sa tindi ng sakit ng puso ko, mas masakit pa ito sa pinaranas sa akin na pisikal na pananakit ni Drake sa akin. Kawawa ka naman. Ang mabuti pa, umalis ka na, huwag mo nang isiksik ang sarili mo sa taong hindi ka naman mahal. Sayang lang ang pagtitiis mo. Sigaw nito sa akin at walang sawa itong natawa. I have to go, mamaya kasi dito rin ang punta ko, you know, for celebrating my pregnancy. Sabi nito sabay alis, naiwan akong luhaan, bakit ganito? Lagi na lang akong bigo pagdating kay Janella, ay wala akong panalo. Nanghihi naman ay pinilit kong tumayo, para magtungo sa silid sa mga oras na ito ay nakapagdesisyon na akong iwanan ang asawa ko, at magpakalayo-layo. Hilam ang luha sa aking mata, napatingin ako sa salamin, at nakita ang aking sarili. Mahal ko ang asawa ko, pero darating din siguro sa punto na kahit gaano kat hindi ang nais mong pagkapit, ay bibitaw at bibitaw ka rin. Walang magtatagal na relasyon kung ang isa lang naman ang kumakapit, at ang isa ay parang wala lang. Iyak ako ng iyak habang nilalagay ang mga gamit sa malaki kong malita. Kailangan kong magmadali para hindi ako maabutan ni Drake sa pamamahay na ito. Hindi ko alam kung saan ako pupunta sa mga panahong ito, pero bahala na kung saan man ako dalhin ng mga paa ko. Abala ako sa pag-iimpake ng maalala ang ibinigay ni Nay Linda na numero nito. Kaya naman hinanap ko ito sa ilalim ng kama na tinaguan ko. Nakita ko ito sa oras na ito siya lang ang taong malalapitan ko. Hindi naman ako pwedeng umuwi kay Daddy dahil ayaw ko naman na mag-alala ito. Nang nakapag-ayos na ay iniwan ko lahat ng card na binigay sa akin ni Drake, pati na rin ang cellphone nito, ay iniwan ko, ayaw ko magdala ng mga bagay na ibinigay niya sa akin, mga damit, sapatos at alahas, lahat ng iyon, ay iniwan ko. May naipo naman ako sa account ko ng pera noong araw na nagmumodelo pa ako. Magsisimula ako ng simpleng buhay yung malayo sa sakit na naranasan ko sa lugar na ito. Tayong dalawa na lang, anak, sabi ko rito at nilisan ang lugar na maraming alaala para sa akin. Drake's POV. Magaan ang mga paang bumaba sa sasakyan, para makita ang babaeng importante sa buhay ko. May sorpresa raw itong sasabihin sa akin, at hindi na ako makapaghintay sa sorpresa na yon. Kanina nang nasa meeting ako ay hindi ako mapakali at ang asawa ko lang ang tanging nasa isip ko.
ang mukha nito at ang matamis nitong mga ngiti, at aaminin kong miss ko na ito, wifey, I'm here. Sigaw ko nang walang sumagot, ay kinabahan ako ng tahimik lang ang loob ng bahay, nabitawan ko ang attach case na hawak ko at patakbong hinanap ang asawa ko. Nang hindi ko ito makita sa kusina, ay patakbo kong tiningnan ang silid, at ganun na lang ang panlalambot ko nang makita kong wala na ang malita nito, napaupo ako sa kama at sa unang pagkakataon, ay tungulo ang luha ko para rito. Nang makababa ay naagaw ng atensyon ko sa mga larawan na nakakalat sa sahig, nakita ko rin ang niluto ng asawa ko na naiwan sa kalan, nang titigan ko ang larawan ganun na lang ang panlalamig ng katawan ko nang makita ang larawan namin ni Janella na kapwa walang damit, pero wala akong matindaan na may nangyari sa amin, napunit ko ang larawan nito marahil ang dahilan ng pag-alis ni Isabel, nakita ko rin ang ultrasound, si Janella buntis. Paano? Galit ang naramdaman ko sa mga oras na ito, at kailangan ko hanapin ang asawa ko. Nang makasakay ng bus patungong Baguio ay walang tigil ang luhang bumubuhos sa aking mga mata, bilib din ako sa mata ko para atang may water refilling station ang loob nito, pupuntahan ko si Nay Linda dahil sa Baguio pala ito nakatira, wala akong dala na cellphone kaya hindi ako matatawagan ng sinuman. Nakitawag lang ako sa payphone na nasa tindahan para makausap ito. Alam kong malaking abala ako para rito ngunit siya lang ang taong alam kong malalapitan ko sa mga oras na ito, at alam kong hindi rin ako basta-basta mahahanap ng asawa ko, dahil wala naman itong ideya kung saan man ako pupunta, at maaring sa mga oras na ito ay hinahanap na ako nito, at malamang nagpupuyos ito sa galit. Iha, saan punta mo? Tanong ng konduktor na nakatayo sa harap ko, hilamang luha pinunasan ko ito at pilit nang umiti dito, ay bakit ka naiyak iha? Nag-break ba kayo ng boyfriend mo? Nakangiting tanong nito, umiling ako rito, no manong I'm just missed something important in my life, malungkot man pero pilit pa rin umiti rito, nagtaka ako nang makitang tila nagtubig rin ang mata nito, saka napapakamot sa batok nito, sorry ma'am, I'm not understand you, only Tagalog lang, saad nito sa hirap na English kaya napangiti ako rito, masaya itong kausap dahil mabait ito. Nang iaabot ko ang bayad rito ay ibinabalik nito ang sukli ko ngunit hindi ko na ito tinanggap, at ibinigay na lang rito ang sukli, laking pasalamat naman ito sa akin, kung tutuusin ay maliit na halaga pa nga ito, ngunit para rito ay malaki na ang halaga nito, natulog lang ako buong biyahe wala akong ganang kumain, kahit pa nga maraming naglalako sa loob ng bus, unang beses kong makasakay sa ganitong klaseng sasakyan, at aaminin ko sa sarili kong masaya pala. Lalo na siguro kung may kasama ka. O malapit na tayo, lahat ng Baguio dyan maghanda na, sigaw ng konduktor habang iniisa-isa ang bawat upuan, inayos ko na rin ang bag kong dala dahil nasa compartment ng bus ang malita ko, nakatanaw ako sa ganda ng tanawin, nang huminto ang bustanda na nakarating na kami sa aming destinasyon, ay agad akong nakihalubilo sa mga taong pababa na rin, agad kong nakita si Nay Linda kumaway ito at lumapit sa akin, at niyakap ako ng napakahigpit. At sa mga oras na ito tanging hagulhul lang ang nasabi ko, mahigpit ang yakap at tila ba ayaw ko na itong bitawan, tila ba sa mga oras na ito, ay nakaramdam ako na may kakampi ako, at lalong nang ulila sa isang ina, kumakain ka pa bayha. Napakapayat mo at maputla ang itsura mo, pinag-aaralan nito ang mukha ko at tinitigan ako ng matagal, hinaplos nito ang mukha ko, napapikit ako sa ginawa nito, masarap sa pakiramdam kung sana nabubuhay pa ang mami ko ganito din kaya siya sa akin. Halika na umuwi na tayo, aya nito at pinagtulungan ang mga gamit na dala ko. Tumagal ng 5 minuto ang biyahe at nang makarating sa bahay nito, ay ganun na lang ang mangha ko. Maganda ito kahit na maliit at malinis ang bakuran, may mga gulay rin itong tanim sa likod bahay. Abala ako sa paglibot nang makita kong nakamasid si Nay Linda sa akin, kaya lumapit ako rito at umupo sa tabi nito, magtapat ka iha, sinasaktan ka ba ng asawa mo? Base sa pangangatawan mo ay malaki ang ibinagsak nito, pansin ko rin ang mga di patuluyang naghilam na galos sa mga braso mo. Napayuko ako sa tanong nito, nahihiya ako na aminin ang lahat rito, dahil kahit papano ay asawa ko parin si Drake, hindi ako makakibo at hindi alam ang gagawin. Iha, wala kang dapat na ikatakot dahil alam ko ang ugali ni Drake simula pa pagkabata, kaya walang masama kung sasabihin mo sa akin lahat.
Alam kong mabigat yang dala mo, sabi nito tuluyan na akong napasinok at napahawak sa dibdib ko. Habang walang sawang umiyak, niyayakap ang sarili na tila bata, totoo pong sinasaktan ako ni Drake, pero dahil sa mahal ko po ito, ay tinitiis ko ang lahat para sa kanya. Kahit pa nga ilang beses ako nitong saktan at maliitin, ay wala akong pakialam dahil siya, at siya pa rin ang tinitibok ng puso ko, mahabang saad ko rito, nakita ko na rin na napaluha ito, at kahit hirap ay pilit na ipinagpatuloy ang lahat ng nararamdaman, para sa asawang iniwan nito sa syudad. Lahat ng paghihirap ay tiniis ko dahil sabi nga nila, pag nagmahal ka ay wala ka ng pinakikinggan, bulag ka na nga bingi ka pa, at ang pinakamaswerte pa ay magiging manhid ka, Nay, mahal ko po si Drake higit pa sa buhay ko, lalo pa nga't magkakaanak kami. Sabay haplos ko sa hindi pahalatang tiyan, gulat ang bumalatay sa mukha nito. Anong balak mo? Tanong nito, pinahirin ko ang butil na tumakas mula sa aking mata. At napangiti rito ngiti na walang pag-aalinlangan, kaya ko pong buhayin ang bata. Kung kailangan magtrabaho ay gagawin ko po, para lang mabuhay ito, haplos ko sa tiyan ko, ng mga oras na naipamuka ni Janelle sa akin na wala kaming kinabukasan ni Drake, bilang isang buong pamilya, ay natakot ako para sa batang nasa sinapupunan ko, kaya nagdesisyon akong umalis at pagsumikapan na buhayin ito ng sarili ko, mamahalin ko siya ng sobra, at ipaparamdam na hindi niya kailangan ng ama, selfish na kung selfish. Ang mahalaga sa akin ngayon ay hindi ito madamay sa problema naming mag-asawa, at nang hindi na niya maranasan pa ang manlimos ng awa mula sa kanyang ama na walang ginawa, kundi saktan at pahirapan lang ako. Tao lang din naman ako, napapagod din sa lahat ng dinanas ko rito. Isa lang ang natutunan ko, love yourself, ika nga nila. Lahat ng alaala ay iniwan ko sa Manila, at dito ako mamumuhay ng tahimik at payapa, yung walang mananakit, at walang Janelle na asungot sa buhay ko. Drake POV. How many months since she left me, and until now I can't understand why she left me without any words or any reason. I've missed her so much and I feel empty without her. Bro, stop drinking alcohol, God, look at you. Reklamo ng kasama ko nang madatnan ako nitong tulala at lasing sa sala. Nang mawala ang asawa ko ay ganito na ang routine ko. Palaging lasing at wala sa sarili. Ano pa nga naman ang gagawin ko? Kung ang asawa ko ay bigla na lang nawala, at kahit sino ay walang nakakaalam kung nasaan ito. Nag-aalala ako para rito dahil nga sa nalaman kong nagdadalang tao ito sa anak namin. Nang araw na mawala ito ay sobra ang galit na naramdaman ko. I felt betrayed and frustrated that time. Halos lahat ng sulok ng Manila ay nalibot ko na, ngunit hindi ko ito nakita at ganun na lang ang takot na naramdaman ko. Paano kung iniwan na nga ako nito, dahil sa pananakit na ginagawa ko rito. Hindi ko yata kayang mabuhay nang wala ito sa tabi ko. I even hired some secret agent, just to find her, but until now they didn't find her. My Isabel is gone and I'm so broken, man. Wala man lang akong magawa para mahanap ito. Stop drunk if you really want find Isabel, do something more on sarcastic kung saad ni TJ. Noong una ang alam ko ay tinago nito ang asawa ko, kaya naman nagwala ako sa harap ng bahay nito. Sa sobrang galit hanggang sa dumating ang point na nagkasakitan kami nito, at umabot pa sa hospital sa tindi ng pagkakabugbog namin sa isa't isa. Dito rin niya sinabi na buntis ang asawa ko, at galit ako nitong pinagduduro, at pinamukha lahat ng sakit na ipinaranas ko sa asawa ko. Masakit man ang ulo ay pilit akong tumayo at nagtungo sa kusina, para kumuha uli ng marami pang beer. Inis ang bumalatay sa mukha ng aking mga kaibigan, dahil ito lang ang kasama ko sa panahong hindi ko na kaya, at gusto ko nang magpakamatay, hindi mo ba ako narinig? Tandang padamdam. Kesa umiinom ka rito at nagpapakala mo bakit hindi mo hanapin ang asawa mo. Galit na sigaw nito sa akin sabay hila sa damit ko, at binigyan ako ng isang malakas na suntok. Pinunasan ko ang dugong tumulo sa gilid ng lips ko, habang hindi kumukurap na tinitignan nito. Look at you, nagmumuka ka ng ermitanyo, ano na lang ang sasabihin ng asawa mo pag nakita kanyang ganyan? Isa pang malakas na suntok ang pinatikim nito sa akin na siyang ikinatumba ko, habang ito naman ay pinigilan na ni Clinton. Kita sa mga mata nito ang tindi ng galit, nakaramdam tuloy ako ng hiya rito, tama nga siya, narito lang naman ako para uminom, samantalang hindi ko man lang alamin.
Kung nasaan ba ang asawa ko, kung nasa mabuti ba itong kalagayan, nakaramdam ako ng pananakit ng dibdib, at hindi ko na malayang tumulo ang luha sa aking mata, ang luha na naging hagulhol. Sobra akong nangungulila sa asawa ko, dahil may isang salita akong gusto kong malaman ito, ngunit paano ko sasabihin kung wala siya sa tabi ko? Sorry I cried in front of you guys, hindi ko maituloy ang sasabihin ko sa mga ito. Nahihiya ako sa mga ito na nakita nila ang pagluha ko, ano ka ba bro? Porket umiyak ka sa harap namin, it's not mean you're gay, sabay halakhak nito sa akin, matalim ang matang ipinukol ko rito na siyang ikinatigil ko, pinunasan ko ang luhang tumakas sa mata ko, at tumayo mula sa sahig, I need to find my wife, I need to fix everything, kailangan maging buo muli ang pamilya ko, hindi ako titigil hanggat hindi ko nahahanap ang asawa ko. Nang makaalis ang mga kasama ko, ay napagdesisyonan kong mag-ayos ng aking sarili. Napatitig ako sa salamin nang makita ang malaking pinagbago ng aking sarili. Mahaba ang balbas at bigute, malamlam ang mga mata, at nangayayat malaki ang pangungulila ko sa asawa ko nang mawala ito. Lots of things are changed, maraming nagbago pati ang ama nito. Ay nagalit sa akin, halos isumpa ako nito sa sobrang galit. Nang mabalitaan ang pagkawala ng anak nito, inamin ko rin ang pananakit na ginawa ko sa anak nito, kaya naman hanggang ngayon ay hindi ito nagpapakita sa akin, marahil ay matindi pa rin ang galit nito, hindi ko ito masisi dahil anak niya ito, at sino bang magulang ang hindi magagalit kung malaman na ang kaysa isang anak na babae nito, ay sinasaktan ng asawa nito, kahit naman siguro ako, ay magagalit, baka makapatay pa ako ng tao pag nangyari. Napag-desisyonan kong maglinis ng bahay sa tindi ng kalat nito, bote at bote lang ang kalat na makikita, gusto kong pag dumating ang asawa ko, ay malinis at maayos ang lahat, ayaw kong mapagod ito ngayong alam ko ng buntis ito, at magiging ama na ako, excited but nervous, I can't wait to see her, nang makarinig ako ng doorbell, agad akong lumapit rito at ganun na lang ang pagdilim ng paningin ko nang makita ko ang taong punot dulo ng lahat. Janela, inis na banggit ko sa pangalan nito, tila ata hindi ito nakaramdam, at yamakap pa sa akin, malaki na rin ang tiyan nito, at hanggang ngayon pinagpipilitan itong anak ko pa rin ang nasa sinapupunan nito. I've missed you, sigaw nito, pilit kong binaklas ang nakapulupot nitong kamay sa batok ko, at itinulak ito ng kaunti, what are you doing here? Tandang padamdam, sigaw ko rito ang kaninang masaya na mukha nito, ay unti-unting nawala, nakita ko ang namamasang mata nito, my tummy is almost 8 months, but until now you didn't want to see me. How about our baby, galit na tiningnan ko ito, I'm not the father of that child. Huwag mong ipagpilitan ang hindi akin, Janela, alam ko lahat ng baho mo at kung sino ang ama ng batang dinadala mo. Sigaw ko rito at hinawakan nito ng mahigpit sa kamay, dahil sa kanya iniwan ako ng asawa ko, kaya ako nahihirapan ngayon, but. Sigaw nito, no buts, you better go, baka makalimutan kung babae ka at buntis ka, Janela. Kita ang takot sa mga mata nito, at agad na umalis, sa ngayon kailangan kong gumawa ng hakbang para makita ang asawa ko, just wait for me wifey, remember what I said, I will follow you whenever you will go. Ilang buwan na rin ang simula ng takasan ko ang buhay ko sa piling ng mapagparusa kong asawa, 5 months na pala simula kasi nang iwan ko ito, ay iniwasan ko ang panunood ng TV, at itinuon ang atensyon sa pagtatanim at pagpitas ng strawberry dito sa Benguet. Ay anlaki na ng tiyan mo, Isabel, kailan ba ang kabuwanan mo? Tanong ni Aling Anisha, ito kasi ang palagi kong kasama sa farm nila, kapitbahay ito ni Nay Linda, kaya naman naging malapit na rin ito sa akin, at talaga namang napakabait ng mga ito, noong araw na naglilihi ako, sila ang tumulong sa akin dahil nga sa sobrang sela ng kalagayan ko, at halos hindi na ako makabangon, at hindi ko makain, sila ang nagtiyagang alagaan ako at itinuring na parang isang tunay na anak, kaya naman malaki ang pasasalamat ko sa mga ito. Oho nga po, medyo nahihirapan na nga po ako kumilos, at makatulog sa gabi, next month na po kasi ang kabuwanan ko, saad ko rito napangiti ito at hinaplos ang malaki kong tiyan, tila ba natutuwa ito, matandang dalaga rin kasi ito gaya ni Nay Linda, kaya naman ganun na lang nila ako ituring na anak, ay siya pala iha,
May mga kliyente tayong darating mamaya at papakyawin daw ang lahat ng tanim nating strawberry. Masayang sabi nito, natutuwa ako sa ekspresyon ng mukha nito, madalang kasi ang may mamakyo sa farm nito. At ang iba ay puro tingi lang ang bili kaya naman ganun kalaki para sa kanila ang ganitong oportunidad na dumadating. Kung ganun po ay marami-rami po ang pipit asin nating strawberry ngayon. Sabi ko rito agad naman itong umiling, naku ihadi na kailangan pitasin. Dahil may mga tao raw na magpipitas sa mga strawberry. Saka di ka na pwede magpagod, dahil malapit ka ng mga anak. Sabi nito hindi na lang ako umimik sa sinabi nito, dahil alam kong hindi talaga ito papatalo kahit paabutin kami ng hapon. Napalingon ako nang mapansin na may parang nakamasid sa akin, inilibot ko ang buong paligid. Ngunit wala naman akong makita, kaya naman napag-desisyonan ko ng tumayo, kahit hirap na ako, ay pilit ko pa rin inaabala ang aking sarili, upang makalimutan panandalian ang mga pangit na nakaraan, at isa pa namimas ko na ang asawa ko, siguro masaya na itong namumuhay kasama si Janelle, siguro malapit na rin itong mga anak gaya ko. Nang makauwi ay naabutan ko si Nay Linda na masayang naghahain ng pananghalian, tila kakaiba ang aura nito ngayon, at halata ko ang magaan na galaw nito, mukha ho ata tayong masaya ngayon Nay. Anong meron? Sabi ko rito marahil nagulat ito dahil hindi ako nito napansin, kaya naman napahawak ito sa dibdib niya, Sus Mariosep kang bata ka. Sigaw nito na siyang ikinatawa ko kalaunan ay nakitawa na rin ito, ganito lang kasimple ang naging buhay ko rito, payapa at tahimik kahit pa nga aaminin kong may isang tao akong hinahanap sa buhay ko. Nang matapos kumain ay napagdesisyonan kong maglakad-lakad nang may makita akong babae na tulala, at tila ba wala sa sarili, pinagmasdan ko lang ang maamo nitong mukha at nang dinagtagal ay tila ba nakilala ko ito, dahil isa ito sa pinakasikat na aktres ano naman kaya ang gagawin ng isang Karen Sagmit rito. Marahil ay may bigat rin itong dinadala kaya naman hindi ko na lang ito pinansin, at sa halip ay naupo sa damuhan hinaplos ko ang malaki kong tiyan, hindi pa kasi ako nagpapa-ultrasound simula nang magbuntis ako rito, hindi naman sa ayaw ko pero gusto ko kasi ng surprise ang paglabas nito, sinisiguro ko naman na maayos at malusog ito, dahil monthly naman ako nagpapa-check up. Drake, tulala ang sariling pinagmamasdan ang babaeng matagal ko nang hinahanap, nakaupo ito sa damuhan habang masayang hinaplos ang malaki nitong tiyan, inililipad ng malakas na hangin ang mahaba nitong buhok, tinitigan ko ito tumaba ito at lalo itong gumanda, hindi na rin ito maputi gaya ng dati, kung saan-saan ako nakarating para lang hanapin ito, at laking pasalamat ko kay Nay Linda nang tawagan ako nito, at sabihing nasa poder nito ang asawa ko. Kaninang nasa strawberry farm kami ay halos takbuhin ko na ito nang makita ko itong masayang nagbubungkal ng lupa, kung di lang ako pinigilan ni Clinton at ni TJ, gustong gusto ko na itong yakapin ng mahigpit at halikan, sobra ang pangungulila ko para sa asawa ko, pansin ko rin ang malaki nitong tiyan, hindi pa rin ako makapaniwala na dinadala nito ang magdudugtong sa aming mag-asawa, umaasa ako na sana mapatawad ako nito. Natatakot ako na baka hindi na ako kayang tanggapin nito. Nang tila maramdaman nitong may nagmamasid rito, ay bigla akong naggubli sa malaking puno na nasa dikalayuan nito. Nagmasid ito at kalaunan ay tumayo na rin, marahil ay pupunta na ito sa farm at asikasuhin ang binili ni Clinton na strawberry. Ang totoo niyan ay sekreto sa asawa ko kung sino man ang bumili ng pananim ng mga ito. Gusto ko itong surpresahin kahit pa nga halos manghina ang tuhod ko sa pagkikita naming dalawa. Pinagmamasdan ko ito habang nagpupumilit na magpitas sa kay Nay Linda, at sa isang matandang kasama nito, pinakatitigan ko ang maganda nitong mukha na siyang humuli sa atensyon ko noong una ko itong makita sa isang palabas, ang kilos nito at ang bawat ngiti nito simula noon, ay hindi na siya naalis sa isipan ko. Kinahanap-hanap ko ang mukha nito kaya ako na mismo ang gumawa ng paraan, para magkalapit kami. Inipit ko ang ama nito sa negosyo nito, kaya kinailangan nito ng malaking halaga para maisalbo ang nalulugi nitong kumpanya. Inalok ko ito ng malaking halaga, kapalit ang anak nitong nagpawindang ng mundo ko, sa una ay hindi ito pumayag ngunit kalaunan ay wala ding nagawa, kaya naman naganap ang kasalan kahit patutol ang dalaga. Bro! Kapitan mo na, tulak sa akin ni Clinton, habang si TJ ay nakangiting nakamasid sa akin.
Alam kong may pagtingin ito sa asawa ko, kaya ganun na lang ang inis ko rito nang palagi itong kasama ni Isabel. You take care of her? Don't you dare to hurt her again or else I will break your neck. Banta nito na siyang ikinatawa ko. Magaanang paang lumapit ako sa likod nito, habang masayang nakikipag-usap sa dalawang matandang nakangiti nang nakatingin sa akin. I mouth thank you to them. Bakit po kayo natigilan mga nanay? Nasaan na po ba yung kukuha ng strawberry? Tanong nito nang banggitin ko ang salitang nagpatihil rito. Isabel, tila ba nanigas ito sa pwesto at hindi nakagalaw? Nang lingunin ako nito ay ibinigay ko ang pinakasensridad ng ngiti rito. Finally I found you my wife. Tila ba tumigil ang pag-inog ng mundo nang marinig ko ang pamilyar na boses nito? My heart beat so fast. Naakala mo ay may hinahabol at pakiramdam ko ay aatakihin ako sa puso. Ilang buwan na nga ba, walang araw na hindi ko ito naisip, at gabi-gabi ay siya pa rin ang laman ng aking panaginip. Halos hindi ako makagalaw at hindi ko alam ang aking gagawin. Nanlalambot na ako sa sobrang tense, kaya naman ang tawagin muli nito ang pangalan ko, ay dahang-dahan akong humarap rito, kahit pa nga nanginginig ang tuhod ko kay Drake. Sabi ko sa basag na boses, hindi ko mapigilan ang luhang kumawala sa mga mata ko. Hindi ako makapaniwala na nasa harapan ko ang lalaking mahal ko. Medyo nangayayat ito at malamlam ang mata. Samot-saring emosyon ang gustong kong uwala sa puso ko. Maraming tanong ang gusto kong itanong. Isabel, tawag ulit nito sa pangalan ko. Nakita ko ang nagbabadyang luha sa mata nito. Humakbang ito palapit sa akin at hinayaan ito sa nais nitong gawin. Miss na miss ko ang lalaking ito kaya naman nang yakapin ako nito. Ay di na ako nagdalawang isip paniyakap ko rin ito ng mahigpit, at humagulol ng iyak. Iyak ng pagkasabik at pangungulila sa lalaking kahit anong pilit kong takasan, ay hahanapin pa rin ako. Iyak lang ako ng iyak, habang ito ay wala akong balak bit iwan, naramdaman ko rin ang pagyugyug ng balikat nito, at nang ting-alain ko ito ay kita ko ang mukha nitong basa na rin ng luha, at ngumiti ng matamis sa akin. Wife, my life is nothing without you. Mahal kita, mahal na mahal. Ikaw ang nagturo sa akin na magbago. I'm sorry if I hurt you so many times. Ang laki kong tanga para baliwalain lahat ng pagmamahal mo para sa akin. Nang iwanan mo ako ay halos mawala ako sa kaisipan. Walang araw na ako nagbabaka sakali na sana ay uuwi ka at magsasama tayong muli. Mahabang saad nito habang hawak nito ang mukha kong basang-basa ng luha. Pinunasan niya ito at maingat na hinaplos ang mukha ko, malaki na nga ang ipinagbago ng asawa ko, at masaya ako para rito. Lumayo man ako hindi dahil sa nasaktan ako, inaamin ko masakit sa akin, pero kailanman ay ikaw at ikaw pa rin ang mamahalin ko habang buhay mahal ko, mahal na mahal kita. Sumungaw ang luha sa mga mata nito, pulang-pula na ang mukha nito sa pinipigilang luha, pati ito ay nagiging iyakin na rin. I love you. Halos sumabog ang puso ko sa tindi ng kaligayahan. Ito ang pangalawang pagkakataon na sinabi nitong mahal ako nito. Hindi ako makapaniwala ang asawa kong dati ay walang puso. Ngayon ay nagsasabi na ng nararamdaman sa akin sa sobrang kaligayahan na nararamdaman ko. Ay walang sabi na hinalikan ito ng buong puso, kahit pa nga walang tigil ang luha ko sa aking mga mata. Sa oras na ito magpapakipot pa ba ako? Asawa ko na ang sumusuyo, lumalim ang halik na pinagsaluhan namin, nakalimutan kong may mga kasama kami ngayon dito sa farm, kaya naman kahit labag pa sa loob ko ay ako na mismo ang pumutol sa halikan namin. Nang iikot ko ang mga mata ay kita ko ang mga taong naiyak rin na nakamasid sa amin, ngunit kita ang saya sa mga mukha ng mga ito, si Nay Linda at si Nay Anisha na siyang tumayong magulang ko ng panahon na mag-isa lang ako, at silang tumulong para magpatuloy sa buhay. Halos mapasinghap ang lahat ng nasa paligid nang bigla na lang lumuhad si Drake sa harapan ko. Kahit pa nga pula ang mata ay kita ang ningning ng kasiyahan rito. Drake. Tandang padamdam, bakit ka nakaluhod? Sigaw ko rito at pilit na itinatayo ito ngunit sadyang mapilit ito kaya naman nang mapagod ay hinayaan ko na lang ito sa gustong gawin. Nilang in front of you is not enough to say sorry. Sa lahat ng hirap at pasakit na ipinaranas ko sa'yo, narito ako sa harapan mo. Para hingin muli ang kamay mo, will you be my wife again and start all over again? Tanong nito, napahawak ako sa bibig ko nang sabihin itong pakakasal kaming muli, ganito pala ang pakiramdam ng ayain ka ng minamahal mo. So what now?
Nagagalit na kasi ang dad mo sa akin, pinangako ko kasi sa kanya na pag nahanap kita ay ihaharap kita sa altar. Sabi nito nang makatayo ito at isinuot ang singsing sa aking daliri, aba ang bilis naman ng lalaking ito dahil hindi pa ako nakakasagot, ay isinuot na nito ang singsing, napataas ang kilay na napatingin ako rito, did I say yes to you? Kunwari sabi ko rito sa mukha nito, sa di kalaunan ay napangiti at napakamot sa ulo, alam ko naman na magsasabi ka ng yes, so what's the problem? Ayaw mo na ba ako? Bagsak ang balikat nito sa sinabi ko na pangiti ako, nagbago na nga ito. Yes, pakakasal ako ulit sa'yo, hindi dahil gusto kong mabuo tayong dalawa, kundi dahil mahal na mahal kita, kailanman ay hindi ako magbabago sa'yo. Dot pagkasabi ko ay hinalikan ulit ako nito, halik na puno ng pagmamahal nang may maalala ako, wait how about Janelle? Tanong ko rito, ngumiti lang ito kung iniisip mo siya, wala na siya at isa pa hindi ako ang ama ng dinadala niya. Dahil ni minsan ay hindi ko naisip na makipagtalik sa iba, at ikaw lang ang hanap ng katawan ko. Namula ako sa sinabi nito, hey hindi sa nakakaistorbo kami sa inyo hello, may audience kayo rito, andito pa kami nanonood sa kabro. Buntis pa yung asawa mo, hintayin mo munang manganak. Oh, how dare you? Sigaw ni Clinton nang bigla itong kutusan ni TJ at nagtawanan ang lahat. Marami ang nangyari, may nasaktan umiyak, maraming sakit at maraming natutunan, may nagbago at nagsakripisyo, marahil magkakaiba tayo ng kwento sa buhay, ngunit laging tatandaan na wala naman mawawala. Kung patuloy tayong magmamahal at aasa sa mga taong mahal natin, kahit pa nga nasasaktan tayo, napangiti ako ng haplasin nito ang tiyan ko at halikan ako. He mouthed I love you at wala na nga akong mahihiling pa, ganito ang pinangarap ko ang masaya at kontento sa buhay. Ah, Drake, aanak na ako, sigaw ng asawa ko mula sa silid namin, maaga akong gumising para sana maghanda ng agahan para rito, ngunit ito ay sumasakit na raw ang tiyan nito, asan ka ba? Tandang padamdam, sigaw nito sa akin, aligagang hindi alam ang gagawin at tumakbo sa taas. Hindi pa man ako nakakaakyat ay bumaba ako ulit ng maamoy na tila ba may nasusunog. Saad ko nang makalimutan kung patayin ang stove na ginagamit ko para magluto, Drake. Sigaw nito kaya naman mabilis pa katulad kay Flash ang pag-akyat ko sa silid naming mag-asawa. Pagbukas ko ng pinto ay may flower vase agad na sumalubong sa akin, buti na lang naiwasan ko ito. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita tinatawag ang sakit-sakit na ng tiyan ko. Tandang padamdam, sigaw nito at namumula na sa galit at the same time, ay naiiyak na rin, naawa ako sa itsura nitong hirap na hirap sa higaan, nang bigla na lang may tumama ng matigas na bagay sa aking noo, at ang asawa ko binato ako ng cellphone sa ulo, kailan pa naging mapanakit ang asawa ko, ano tinatayo-tayo mo dyan Drake? Tandang padamdam, itakbo mo na ako sa hospital. Sigaw nito na relax ko muna ang sarili, at kinuha ang baby bag na naglalaman ng mga gamit ng baby, at ang susi ng kotse. Bakit ba kasi pinayagan ko sila na Linda na umuwi ng Baguio sa Linggo pa ang uwi ng mga iyon rito. Agad akong lumabas at pababa na sana nang may nakalimutan ako, ang asawa ko. Tandang padamdam, nako, patay ako nito, inihahanda ko na ang sarili sa bagay ng ibabato nito ngunit ganun na lang ang sakit ng nararamdaman ko nang makita ko itong tahimik na umiiyak habang hawak ang tiyan at napapangiwi sa sakit. Agad ko itong nilapitan at pinunasan ng luha sa maamo nitong mukha, hubby, masakit sobra. Halos ayaw ko siyang tignan, ayaw kong makita na hirap ito, samantalang ako ay heto at walang magawa. Agad ko itong binuhat pasakay ng kotse, at pinasibad iyon, wala akong pakialam sa suot ko, ang mahalaga ay makarating kami ng hospital at makaraos na ang asawa ko. Tinawagan ko ang mga kaibigan ko, dahil sa mga oras na ito sila lang ang maasahan ko, ganitong natataranta ako sa tuwing naririnig ko ang pag-iyak ng asawa ko, dahil sa tindi ng sakit na nararanasan ito, nang makarating sa hospital, ay agad itong inihiga at itinakbo sa loob. Naroon na rin si Clinton at TJ, tinapik ako ng mga ito sa balikat. Halos ayaw ko itong tignan dahil panay ang ngiwi nito, nang lapitan ko ang isang nurse na nag-assist rito. Hey, nasaan na ba ang doctor? Nahihirapan na ang asawa ko. Sigaw ko rito at halos yugyugan ko na ito sa inis,
Agad naman akong hinawakan ng dalawa kong kasama, bago pa ako makapanakit, relaxed Drake. Huwag ka nang dumagdag pa, nahihirapan na nga ang asawa mo. Sad ni TJ, kaya naman huminahon ako ng konti. Maya-maya ay dumating ang doktor na magpapaanak sa asawa ko, at ganun na lang ang galit ko nang lalaki ang hahawak sa asawa ko. No. Hindi ako papayag na siya ang magpapaanak sa misis ko. Sigaw ko rito ang isipin na hahawakan nito ang pagkababae ng asawa ko, ay hindi ko matatanggap, ako lang ang may karapatan na makakita at walang kahit sinumang lalaki. Natahimik ang lahat nang sumigaw ang doktor, "Hoy lalaki, hindi ko pag-iinteresan yung asawa mo, lalaki ang gusto ko at hindi babae." Sigaw nito. Natigilan kaming tatlo at nagkatinginan, "Kung ayaw mong mamatay yung asawa at anak mo, pues huwag kang kumontra." Sabi nito at itinulak ang higaan ng asawa ko papasok sa ER, hindi mapakali at para akong nasilaban sa puwet dahil sa mga oras na ito, ay nasa loob ang asawa ko at hirap na iniluluwal ang anak namin. "Where's my daughter? Is she okay? How about the baby?" Tandang padamdam, aligagang sabi nito, pati ito ay hindi mapakali at tila ba aatakihin sa nerbiyos. Dinagtagal ay lumabas ang doktor na nagpaanak rito, at karga ang isang malusog na bata. "Congratulations sir, you're having a healthy baby boy," sabi nito sabay abot sa akin ng baby. Nang mahawakan ko ito, ay para akong nilutang sa alapaak, lalo na ang payapa nitong mukha. "Tears escape in my eyes, he looks so fragile and I can't express my feelings." Naalala ko bigla ang asawa ko, "How about my wife?" Tanong ko rito, napangiti naman ito. "Your wife is brave." Inilipat na namin siya sa private room, para malinisan siya at makapagpahinga ng mabuti, "so I have to go." Paalam ng doktor, isang pasasalamat pa at umalis na ito. Nang makaalis ay pinagkaguluhan nila ang baby. Unang tumingin ang lolo nito na tuwang-tuwa, "He looks exactly like me, Tuldo," sabi nito at masayang kinarga ang bata. Nakisilip na rin ang dalawa, ang malas ni baby. "Clinton said, kaya naman sinaman ko ito ng tingin, what did you say?" Sigaw ko rito, agad naman itong umiling, "Ang sabi ko, he really look like you." Sabi nito na puno ng masayang tawanan at biroan, habang pinagmamasdan ang baby kong payapang natutulog, "wala na siguro akong mahihiling pa sa mga oras na ito, I have a very healthy baby and a beautiful wife." After 1 year, kabado ang nararamdaman ko, habang hinihintay ang babaeng nakatayo sa likod ng pintuan, at maglalakad patungo sa altar na kinalalagyan ko. Halos pagpawisan ako ng malamig at hindi ko alam kung matatae ako sa tensyon na nararamdaman ko. "Relax bro, you look stupid." Tiningnan ko ito ng masama habang ito naman ay natawa, habang karga ang anak kong si Liam. Cute na cute ito sa suot na gray tuxedo gaya ng akin, nang maaga ng lahat ang atensyon, dahil sa bumukas ang pinto at tanaw mula roon ang asawa ko, at talaga naman napakaganda nito. Pumailan lang ang kantang Forevermore na isang theme song sa palabas na napapanood sa TV, at si Isabel mismo ang pumili ng kanta para sa kasal namin. Na-inspire daw siya sa palabas na iyon, kaya naman hinayaan ko na lang ito sa gusto niya. Tutal naman gusto kong ibigay ang lahat ng nais nito, at kung saan siya sasaya. Dahan-dahan itong naglalakad kasama ang ama nitong maluwang ang ngiti, at kita ang pagmamalaki para sa anak. Nang makarating sa akin ay halos hindi ako kumurap, ang asawa ko ay pakakasalan ko sa pangalawang pagkakataon, at hindi ko sasayangin ang pagkakataon na ito. "Take care of my daughter son, don't ever make her cry again or else." Napatawa ang lahat sa pagbabanta ng ama nito, kaya naman nagmano ako rito, "I will dad and I promise," sabi ko rito, at nang iabot nito ang kamay ng babaeng siyang nagpintindi, at nagparanas sa akin ng pagmamahal ay walang pagsidlan ang aking kaligayahan, at humarap na kami sa altar para manampa sa may kapal. Nang matapos ang ceremonies ay dumating na ang pinakahihintay ng lahat. Ang pagpapalitan namin ng vows and so on. Wala akong ginawang vows para rito, but all I can say is my feelings for her. "I, Drake Smith, take you as my awful wife, and promise to be right by your side, love you forever, until my last breath. Mamahalin kita sa bawat segundo, minuto, oras, araw, buwan at marami pang taon na dadaan. Alam kong marami pa tayong pagsubok na darating, ngunit lagi mong tatandaan na narito ako at handang gawin ang lahat para sa ating anak at sa mga darating pang mga anak."
Nagtawanan ang lahat nang sabihin ko ang huling salita, ngunit hindi ko napigilan ang luha sa aking mga mata. She wiped my tears. I see a lot of emotions in her eyes, love and contentment. I just smile with her and mouth I love you. Naging alisto ako nang sabihin ng pare na ito na ang magbibigay ng bow. Pinakinggan ko ang bawat salita na tumatagos sa puso ko. I, Isabel Smith, take you again for the second time around as my lawful husband and love you forever until my last breath. Tulad na nang sabi mo, maaring may mga bagay pa tayong pagdadaanan, ngunit lagi mong tatandaan na mamahalin kita at aalagaan, kahit pa umabot pa tayo sa kamatayan. Ikaw ang buhay ko at ang lahat sa akin, kulang ako kung wala ka. I love you, my husband. Hindi pa man nasasabi ng pari na halikan ito, ay hinablat ko na ito at siniil ng halik na siyang dahilan ng sigawan ng lahat. My wife, I, gift of God, at walang makakatumbas ng regalo na ito, dahil siya lang ay sapat na. Maaring naging malaki ang kasalanan ko rito, ngunit siya rin ang dahilan upang gumising ako sa madilim na nakaraan, at ang asawa at anak ko ang buhay ko. I love you, wife. Salitang hindi ako magsasawang sabihin rito.